Hey nurses, welcome back to the Nurse Talk Podcast. On this episode, we have Big Daddy RN. He is working in a skilled nursing facility in Columbia, Tennessee, and dala niya yung family niya padating sa US, and they arrived there November last year lang, 2022. Huwag na natin patagalin. Nurse Marc, how? Welcome to the show, sir. Hello, Daniel. Thank you. Thank you sa pag-invite sa akin. Nice, nice. Alam nyo, nag-uusap na kami kanina, hindi ko na-press yung record, so inulit namin to. Okay na rin yun, sir. At least na-warm up tayo. Sir, so, kamusta ang buhay dyan sa Amerika? Ayun, so actually, ano lang, no? Bago lang kami dito eh. Mag-2 months pa lang. We just arrived, sabi mo nga, we just arrived last year, end of the year. And so far, ano naman, sobrang saya naman. Actually, nakita ko na yung anak ko, nakapag-adjust na kagad siya sa school. Misis ko, masaya naman dito. Tapos kami, eto, unti-unti, na-set up na yung apartment. So all in all, ano, no? Masaya. Mahirap na masaya ang adjustment. Kasi syempre, kaka-start ko lang din sa work. Pero yun, ano talaga, makikita mo talaga na mararamdaman mo yung, ano, yung reward ng hirap na pinagdaanan din natin sa tagal ng panahon, lalo yung sa pag-process, pagdating dito. It's quite an adventure. Pero ano yan, very rewarding. Yan. I love it. Grabe, I can feel the excitement eh. Marami ako po share sa'yo, sir. Pigilan mo lang ako pag masyado ako madaldal. Teka sir, alam ko meron kang YouTube channel eh. Pwede mo ba i-share sa amin yung YouTube channel po nila? Ah, yes. Oo. Bali, meron akong YouTube channel named Big Daddy RN. So, dun po, sinishare ko lang kung ano yung mga experiences ko rin dito sa US, pati yung sa processing, paano ako nakapunta rito. Actually, ano lang siya, tutorial talaga siya, no, na pinapakita ko kung ano yung mga pwede kong matulong for those na mga nurses na gusto rin pumunta dito sa US. Same with me kasi, nung nagpa-process ako before, dahil nga puro DIY talaga yung ginawa ko, from NCLEX to IELTS, sa lahat, DIY ko talaga, no. Well, for the main purpose of, ano, para makatipid, kasi panahon ng pandemic na nag-process ako ng mga, lahat ng yan, mga NCLEX na yan. So, naisip ko na, uy, ang laking tulong ng mga napapanood ko sa YouTube, tulad ng mga channel natin, sir. And with that, naisip ko, might as well, gawa na rin ako ng channel. No? So, sana unti-unti, makagawa pa ako ng maraming videos, lalo nandito na kami sa US, nagsisimula. So, nakaka-inspire, nakaka-motivate, nakakatulong for those mga nurses na pupunta rin dito. Na nasisilip nila kahit konti na, ah, ganun pala. Ganyan pala yung buhay. So, yun, sir. Tama yun, sir. No? Laking tulong talaga yung mga guide, lalo na sa mga nagdi-DIY na para very frustrating kasi parang hindi mo alam kung nagkamali ka na. At pag nagkamali ka, parang ang laking problema. So, magtatanong ka kung sino yung nandun na sa sitwasyon na yun eh. Opo. Totoo yan, sir. No? Nung ano yan, chinaga ko yan eh. Mula nung NCLEX ko, sabi ko, lahat binabasa ko lang sa, ano, sa website. Siyempre, nakatulong din na yung mga colleagues ko before sa hospital, nandito na sa US. Kinukulit ko rin pa isa-isang tanong ganyan kasi ayoko rin naman makastorbo sa kanila, pero yung mga YouTube channel na gumawa na rin tulad ng mga nurses na katulad natin na nakagawa ng YouTube channel, doon ko nakapupulot yung mga information minsan na talagang kailangan ko kasi ano talaga eh, pag DIY mo para kang lutang. Yung hindi mo alam kung tama na ba yung nagawa mo, naghihintay ka ba? Hihintayin ka ba na reply mo ganun? Pero unti-unti nakakuha ka ng ano, peace of mind pagka nakita mo na, ay, nagawa na pala ng isang nurse to. Tama pala yung ginawa ko. Mga ganun. Tama, no? Tama yun. Peace of mind talaga. Teka, alam kong dami natin pag-uusapan na, pero umpisahan natin, sir, sa ano? Sa anong story mo as a nurse? Bakit ka nag-nursing, sir? Kasi, well, dito sa Pilipinas, diba, usually, sumusunod lang tayo sa suggestions ng mga parents natin. Pwede kasing family of nurses tayo na lahat din pa migrate or may mga tita or tita tayo na nasa states na tapos pinapakita nila yung mga lifestyle nila sa US na medyo mahirap talaga ma-achieve dito sa Pilipinas kung nurse ka. Well, yung story ako dyan, no, kung bakit unang-una bata ko naging nurse is parang ano eh, parang aksidente lang eh. Kasi sa family namin, no, kahit sa mga relatives ko, wala namang nurse talaga. Parang ako, hindi ko nga alam, parang ako yata una eh. So, ang nangyari kasi dyan talaga, nung college ako, ano yan, undecided pa ako eh. Kasi ano ako nun eh. Although, ano, no, academically, wala namang problema nung high school. Scholar naman ako nung high school, scholar din ako nung college.
Pero ano yan, ang hilig ko talaga nun mag-sport. So NCAA, NCRAA, lahat yan. Hanggang college na dala ko yan. Pero nung nag-college na ako, hindi ko alam kung anong course ang gusto kong kunin. So tinry ko munang mag-HRM. Yan ang una kong course. Isang SEM lang ako dyan. Mahilig kasi ako magluto-luto, parang gano'n. So sabi ko, hindi para sa akin to. Then on the next SEM, na gano'n naman ako, nag-MASCOM. Kasi nga, madaldal ako, madali ako makipag-usap sa mga tao, naisip ko, baka okay sa akin itong MASCOM ah. Well, after one SEM, hindi rin ulit. Then, nung ano na, nung next school year na, sabi ko, nako, peligro na to kasi yung scholarship ko, pag hindi ko na-maintain yung grades or hindi ko na-maintain yung pagiging athlete ko nun, baka mawalan ako ng scholarship. So, anong nangyari naman, yung kuya ko, ano lang, binanggit lang sa akin, sabi mo, Mark, di ba mahilig ka magbasa ng mga human anatomy? Kasi high school pa lang ako, nag-gym na ako noon eh. So yan talaga hilig ko magbasa ng mga human anatomy, pag-aralan yung mga muscle, lahat, and nutrition. So yun yung hilig ko. Sabi niya, ba't di ka medical, mag-nurse ka. Kasi nung panahon na yun, parang may nabasa yung kuya ko sa newspaper na, uy, in demand daw ang nurse sa abroad, parang ganyan. So ako naman, hindi ko na masyado inisip yung, ay, kikita ako ng malaki or ano, magandang buhay, ganyan. Kasi wala talaga ako idea. Wala talaga ako idea about nursing nun. Basta sinabi ko lang, tama no, medical. Ano, mahilig ako mag-aral ng human anatomy, tapos nakaputi, maporma yan sa school. Ganun yung isip eh. Nakaputi ako, lalakad ako. No? So, okay yan, sige, subukan ko yan. Total, nakadalawa na rin ako subok. Eh di punta naman ako, no? Ano naman, lipat naman ako. And yon nung pagka-enroll ko sa nursing, ano yan eh, instant na in love ako doon sa course eh. Ano siya eh, mahirap siya, hindi siya madali, alam naman natin yan. Pero yung interest ko nandun pala, nasa medical pala. And yun na, dire-diretso naman na siya, natuloy ko pa rin yung scholarship ko noon. Actually, ano yun, nag-college kasi ako sa University of Perpetual Las Piñas. Ano yun, isa sa mga first time yun na ano eh, na pinayagan nila mag-athlete yung nursing student kasi mahigpit dati sa nursing eh. Oh, hindi ka pwedeng dalawa yung ano scholarship mo. Dapat, kung academic scholar ka, yun lang. Eh, before kasi, dahil nga ano, medyo kapos talaga, kinausap ko yung dean. Sabi ko, dean, ano, hindi talaga ako makakapag-aral kung isang scholarship lang. Kasi parang 50% yun, tapos 70% ako sa academic, eh, parang ganun. Sa athlete, 50% lang binibigay. So sabi ko, Dean, hindi talaga ako makakatuloy ng college ng nursing pagka hindi ko nakuha tong dalawang scholarship. So parang first time yun na pinayagan nila. Basta ang deal sa akin ng Dean nun, Dean Raquel Castillo, sabi niya, basta ma-maintain mo yung grades. Pag di mo na-maintain yung grades, tanggal ka kasi sobrang fit talaga dati. Lipat ka, tapong ka sa ibang ano, school, ganun talaga ang gagawin sa'yo nun. So, awa ng Diyos, na gawa ko naman, unti-unti, naayos ko yung schedule kasi ireg pa ako nun dati. So, tambak talaga ng, alam mo naman yung sabi, ginagawa natin. Para pagdating ng mga duty ko sa end of, ano na, my college years, puro duty na lang, ganun ang ginawa ko. Tapos laro na NCAA, ganyan. So, yun, awa ng Diyos, nagawa naman lahat. No? Dito naman, nakapasa naman. Ayun, sir. Ang galing, galing. Very unique story, no, sir? Wala pa akong narinig na katulad sa inyo, ibang klase. Talagang ginapang yan. Butas ang karayong. Okay, sir. And then, pag-graduate mo na nursing, ano yan? Nag-work ka pa as a nurse or dumiretso ka na ba sa NCLEX? Paano yun? Ah, okay. So, ano yan, sir? Yung after graduating ng ano, ng nursing noon, 2006 yun, sir. So, ano yan, nag-diretso na ako agad kasi nga dahil ano yung, ano namin, yung school namin, ano siya, medical school siya, di ba yung perpetual, meron yung hospital eh. So, yung, ano, nung college kami, syempre, yung mga supervisors dyan, kilala mo na, di ba, doon ka graduate eh. So, nangyari, nung pag-graduate ko, March yun, kumbaga, apply ka agad ako, hinintay ko lalabas yung, ano, yung result ng boards. So, paglabas, ano yan, June exam yun eh, di ba, sir? Tama, so, basta paglabas ng, ano, nung result niyan, parang pa-end of the year, September na yata. Nag-apply na agad ako. And that time, ano yan, dahil nga of my build, medyo malaking tao kasi ako, gusto nila lagay kagad ako sa ICU. Actually, na-apply ako noon, ER. ER, ganyan, or dialysis, yun yung mga gusto ko noon eh. Pero sabi nila, Mark, kailangan ka namin sa ICU kasi dahil pasyente, ta-turn mo, alam mo naman, di ba, man, yun, eh, puro, that time, puro babae yung mga naka-duty. Tapos may edad na, di ba, nahihirapan sila mag-turn yun. So, doon ako tinapon. So,
Yun ang unang exposure ko agad, ICU ka agad. Tapos, ano yan? Ang nakakatawang story dyan, sir. After 1 year na nag-work ako sa ICU, alam mo ba kailangan kong ano, iparevoke yung license ko? Talaga? Kasi? Oo. Bakit? 2006, lumabas yung ano, yung leakage ng nursing. Yeah, okay. So, that time, dahil siyempre medyo, ano eh, bata ka eh, idealistic ka masyado. Alam mo ba na ano, ewan ko, ngayon, looking back ha, sa experience, sa edad ko ngayon, hindi ko na uulitin yun. Pinarevoke ko yung license ko, sabi ko, ay, hindi pwede. Dapat, malinis ang lisensya ko, ganyan, walang, ano, walang issue about ganyan. Pumunta ako PRC, pinarevoke ko. Ano, sabi na tatay ko sa akin noon, ano ka ba? Ano ka, lisensyado ko na, ba't ano pa? Papa-revoke mo pa? Hindi, so, idealistic nga eh. So, di pinarevoke ko. Tapos, nag-take ako uli ng isa pang exam. Kaya I had to resign sa ICU noon. Oh, okay. Oo, kasi wala akong license eh. So, nag-take ako uli ng isa pang board. Awa na Diyos, nakapasa pa rin naman. Yun na, ang license ko, 2007 na. No? Or 2008 na. Basta December ako nag-take kasi noon eh. So parang next year, na-issue yung license ko. Parang 2008 na. Yun na yung ano. Pero ngayon, sabi ko nga, looking back, hindi ko ipapayo, hindi ko sasabihin yun sa ano eh, sa sarili ko yun. Huwag na. Kasi, di ba, ang laking risk eh, na ano eh, na gagawin mo eh. Pero yun, na nangyari nun, pagkakuha ko ng bagong license ko, nag-ano muna ako, nag-CI muna ako. So, nag-teaching muna. Ayan, tapos, yun, tuloy-tuloy na. More on PDN, nagpa-private duty nurse ako. Ayan. Tapos, yun na, dire-diretso naman. nakapasa, awa ng Diyos, nakapasa pa uli. So, yun. Grabe naman, pinatunayan mo sa amin na kaya mong kunin yung local board exam dalawang beses. hindi, ano talaga, ngayon nga sabi ko, ano, hindi talaga ideal. Pero nga, alam mo, dahil pagbata ka, minsan, ano kayo, malakas ang loob mo. Yeah. Dahil, totally. Parang, pero pag looking back, sabi ko, hindi ko na talaga ulitin. Hindi ko rin papayo sa iba. Talagang, ano yun eh, that time kasi, isipin mo naman, mula ng time na yun hanggang ngayon, wala naman na ulit na leakage, di ba? Totoo. Ngayon lang, dun lang yung time na may issue. Kaya sabi ko, malas ko naman na tamaan pa ako. At kinakabahan ako nun, kasi baka lagi siyang maging nakakabit sa akin. Yun yung iniisip ko nun eh. Baka lagi nakakabit sa akin yung may leakage. Parang yun. Oh. Anyway, tapos na yung part na yan. Yes, sir. So, kailan yung time na nag-NCLEX ka? Tsaka, sir, ano yung para nag-push sa'yo para mag-NCLEX? Okay, naku, magandang tanong yan. So, sir, ito, no, di ba sabi ko nga sa'yo, 2006, nag-nurse na ako. Pero, around 2010 kasi, ano yan, nagkaroon ng sakit yung father ko. Nagkaroon siya ng colon cancer. So, nung time na may colon cancer siya, tumigil ako sa lahat ng trabaho ko as a nurse. Kasi, sobrang lapit ko sa daddy ko. Ako nag-alaga sa kanya. So, nag-alaga ako sa kanya for 1.5 years. No, almost 2 years na yun. So, ako talaga kasi ayaw niya ng caregiver, ayaw niya ng ibang nurse, ganun. So, ako nag-alaga sa kanya sa bahay. So, ito, although syempre, buong puso kong ginawa yun, financially, hindi siya wise decision. Kasi, lahat ng naipon ko that time, kasi malakas ako rumakit nun, sir. Private nurse ako, tuturo ako sa school, lahat ganyan. Na, unti-unti naubos talaga with all the treatments, yung mga chemotherapy, radiotherapy. Although, syempre, kasama mo yung mga kamag-anak mo, yung mga kapatid mo, ganyan, tumutulong naman. Pero, dahil nga wala akong work, talaga tinanggap ko na, hindi, alagaan ko daddy ko. Naubos talaga yung finances. And that time, dahil nga medyo na-depress ako kasi labas-pasok sa hospital yung daddy ko nun eh, di ba? Parang nainis ako sa, hindi mo nainis, pero nanawa ako sa hospital. So after my dad passed away noong 2012, ano na, nag-decide ako na hindi muna mag-nursing. Sabi ko, ibahin ko muna. Oo. So, nag-real estate ako. Na-try ko mag-real estate. Nag-sales ako. Tapos, tinry ko na ilang taon yan. Okay din naman, no? Kasi medyo mas malaki ang income compared to nagtatrabaho ako ng nursing noon. Pero on the side, yung ginagawa ko, on the side, ko private nurse pa rin ako. Kasi sa Philippines, medyo mas malaki talaga rate pag private nurse ka eh. Diba? Kasi per hour ang bayad sa inyan, per duty, ganun. And so, ano pa rin ako, kumbaga accredited pa rin ako ng perpetual nun. Na anytime may kailangan silang post-ICU na pasyente, na isi-set up nila sa room or iuwi sa bahay, kailangan may nakaset up na ventilator, o kailangan may cardiac monitor dyan. Ako yung tinatawag, tsaka may group of nurses kami na mga dating ICU nurse din, na nagpa-private nurse.
Okay, so yun yung on the side ko. On the side. So, that time, yan na yung ginawa ko, sir. Paiba-iba na. Eventually, nagkaroon ako ng pamilya. And ang hirap talaga kung nursing lang ang gagawin ko, no, nasa Philippines sa kanya. So, nangyari, nagkaroon ako ng mga other businesses. Nagtayo ako ng sarili kong fitness gym. Tapos, nagkaroon ako ng maliit na soya manufacturing, yung mga fresh soya. Kami nagdi-distribute sa mga gym. Astig! Sa area wow! Namin. So, yan yung mga, marami pa akong naging business. Nagkaroon pa ako ng food kiosk sa mall. Yan, mga fresh lumpia. So, papasukin mo pag may pamilya ka eh. Kasi, sabi ko laging kulang eh. Kung private nursing lang or no, kulang talaga. Siyempre, mararamdaman mo yan pag may baby ka na. Yun, eh. So, nangyari, may mga businesses ako. Nung pagpasok ng 2020, yan, 2020. Actually, 2019, medyo nag-revamp ako ng negosyo nun. Medyo, medyo, kumbaga, I was thinking big. Sabi ko, nagtayo ako ng maliit na company. Gumawa ako ng supplement company nun sa Philippines na magdi-distribute ng mga fat burner, whey protein, mga detox. So yan, tapos ang papasukin namin online. Online sa inyo. So ginawa ko yan, mga bare months ng 2019. Nabuo ko yung company, nag-start selling kami, pasok kami sa mga Shopee o ano. Tapos nagdi-distribute na ako sa ilang branches ng Anytime Fitness that time. Kaso, pagpasok ng 2020, ito medyo malaki in-invest ko dun, sir. Ah. Pagpasok ng 2020, pumutok yung pandemic. So, nung nagkaroon ng pandemic, wala. Ang tao, walang interest sa mga fitness na yan. Walang interest sa supplement. Sarado lahat ng gym. Diba, sir? Ilang taon sarado mga gym nun. Totoo. So, paano yung business ko? Eh, nagpa-production na ako niyan. At ang production namin, sabi mo ng ilang 100 boxes yan, lahat yun, ang expire date nun, 1 year lang. Kasi ganun ang FDA natin. Pag bagong produkto pa, 1 year expiration ka lang, kailangan ma-distribute mo kagad yan. After a few years, dun nila hahabaan yung expiration date niyan. Sabi ko, problemado ako nun. Ang nangyari, wala na talaga. Binabantayan ko yung pandemic nun. Hindi ako makabenta. Lahat ng online selling namin, wala, tigil. Sarado lahat ng gym. Tapos, buntis pa ang misis ko nun. So sabi ko, nako, patay na. Kasi mag-iipon pa ako. Kailangan kong, syempre mag-ready pang hospital. At ang nakakatawa dyan, yung misis ko, yung sa youngest ko, high risk. Yung misis kasi may pre-eclampsia. Opo. So, yung BP niya, pumapalo ng 180, 190 over 100, gano'n. So, very high risk si misis. Bed rest lang talaga siya. So, sabay-sabay yung problema. Pumapasok. Walang income, malaki expenses, tapos sarado lahat ng negosyo. Doon na yung time na may kaibigan ako na nasa US. Shoutout pala, Abner Laudato. Malaking tulong talaga siya sa akin. Siya yung nagko-convince sa akin na, bro, baka dapat take mo na yung NCLEX. Sabi niya, isang exam na lang naman yan. Sabi niya, isang exam na lang, then, pwede mo nang mabago yung current situation mo ngayon. Actually, bago pa nga yan, 2019, ang nilakad ko pa, Canada eh. Kasi nag-iisip na ako, dadalawang isip na ako nun eh. Although, natapos ko yung processing sa Canada, ang problema naman, mababa yung score namin. Parang nasa 400 plus lang kami. Although, ito pala nakakatawa dyan, sir. Yung score namin, actually, papasok siya dapat sa Alberta. Okay. So, medyo confident ako dun. Sige, medyo bumababa yung negosyo, pero may backup ako na Canada. Nung pumalo nga yung pandemic, walang negosyo, walang pasok na income, anong nangyari? Si Canada nag-close. So, lahat ng... yung dati na 350 na pwede ka ng score makapasok sa Alberta, tinaas sila to 600. Mga nasa 470 ang score ko nun eh. So sabi ko, wala na talaga to. Hindi na rin ako makakapasok kahit Canada. So yung time na yun, kahit sabay-sabay lahat ng problema, nag-decide na ako na wala na akong choice. Kailangan ko nang mag-NCLEX. Kasi I had to do something. Well, hindi naman pwedeng hintayin ko lang lahat. Hintayin ko mag-open na uli ang Philippines. Hintayin ko yung real estate. Kahit real estate nun, bagsak ng time na yun. Hindi kami makabenta. Mga OFW na kliyente namin, wala. Ayaw bumili. Takot mag-invest. So, ang last ko na talaga nun, option ko talaga that time is to take the NCLEX. And kaya naman, sabi ko nga, ginawa ko, puro DIY.
Kasi I can't afford eh. I can't afford ng agency. Mm-hmm. I can't afford the review center. Wala rin. Ang ano ko lang talaga, sabi ko, tsatsagayin ko na lang. Ito hindi sa nagyayabang poor, ano. Talagang hindi ko lang talaga afford. Pero kung sabi ko nga, kung afford nyo na mag-review center, syempre do it, 'di ba? Malaking tulong 'yan. Pero that time kasi talaga, dahil nga yung misis ko high risk, labas pasok kami sa ospital, 'di ba? Yung actually 8 months nga siya na ano eh, na CS, kasi talagang hindi na kaya, nag-abrupt siya, placenta na siya. So, talagang hindi ako naglalabas ng pera ng kahit ano. For me, sabi ko, hindi, try ko na lang aralin. Pag hindi ako nakapasada, hindi siya para sa akin. Yun lang iniisip ko ng time na yun. Oo, ganun na lang talaga. Do or die na ako nun. Ang nagawa ko na lang talaga, tsaga na lang sa yung mga free apps sa ano, sa cellphone niya. Nagsasagot ako ng mga NCLEX exam, basa ng mga lumang libro. Tapos marami din sa YouTube eh, yung mga nagtuturo ng per lesson, di ba? Uh-huh. Yun talaga, yun lang, ano, yun lang yung nagawa ko that time. Then, unti-unti, ina-apply ko yan, yung mga fingerprint, ganyan. Kung may time, ganun, hanggang sa ma-process ko siya. So, lumipas yung 2020, nang anak na yung misis ko. Talagang almost zero na kami sa finances. Siyempre, ano na lang. To the point na binitawan ko na yung apartment ko nun. Wala na talaga. Ano na ako, kain na ako ng pride. We had to move to my mother-in-law. Yung mga ganun, ano. Ganun na talaga. Kasi sabi ko, hindi, konti na lang. Konti isa lang. Exam ko na eh. So, ayoko na may magulo pa sa isip ko na, although, syempre, ang daming sideline, di ba? Mga private nurse ka, or ano, tapos, ano na. Basta, ang dami na nangyayari ng time na yun. Bagong panganak si Mrs. So, we had to move. Buti na lang, syempre, meron naman mga tumutulong ng mga, ano, kamag-anak natin. Yan, mother-in-law ko nga. So, ano yan. Syempre, that time, syempre, ano rin, no? Thankful din ako sa Mrs. ko kasi, sa amin dalawa noon, dalawa kami nag-work that time. Although naging work from home siya, mas maganda yung income talaga ng misis ko compared sa akin. Being a nurse, tsaka nung time na nga na yun, kasi bumagsak lahat ng business. So, ano yun, na-survive naman namin siya kasi syempre may insurance din naman, tapos yung income niya pa. Pero yun na yun, nung early 2021, yun na, nag-take na ako ng NCLEX exam ko, and awa ng Diyos naman, nakapasa. So, yun na yung medyo yung turning point na yun. Nung nakapasa na ako ng exam, I went back to working as a nurse na. Pumasok ako sa government, nag-BPO nurse ako noon. Ang dami kong ano eh. Oh, yung mga pinagsasabay ko. So, sa gabi, nag-ano ako, BPO ako. Ano, US nurse. Tapos umaga, nag-work ako sa government as nurse vaccinator, isolation facility nurse ng COVID. So, walang tulog. Tulog mo, mga dalawang oras. Diba? 3 hours, ganyan, mahaba na yun. Basta lang, to get it starting lang, no, ulit, no, yung pagpasok ng pera. No? Uh-huh. Kasi, hindi pa tapos ang laban, eh. Mag-ano ka pa? Mag-IELTS pa ako nun. Ang mga processing pa, marami pa mga kailangan i-process na papel. So, alam ko, ano na. Pero at least yung NCLEX, tapos na siya that time. So yun, ganun yung ano, naging proseso ko nung pagkuha nitong NCLEX. Talagang ano siya, may back against the wall na talaga. Wala na ako ibang option. So yun yung ano, yun yung naging motivation ko that time. Na pagka hindi ko pa ito napasa, as in pag hindi ko napasa yung exam, kahit yung pang retake na $200, wala ako. Ganun point na siya. Kaya sabi ko, do or die na. Sige, take ko na itong exam. Dasal na lang sa Diyos, syempre. Rely na lang ako sa kung ano pa yung naaalala ko. Isipin mo naman, sir, gumraduate ako 15 years ago. So yung nasa utak ko nun, sabi ko, kaya ko pa bang i-exam to? 15 years ago yung inaral ko. Kailangan ko lang mag-review to take the exam. So yun, very thankful naman ako. Awa ng Diyos, nakapasa pa rin naman. So yun, after that, yun na, processing na. Mga 1 year processing. One year and a half yata. Then yun, nakakuha naman ng visa. Kaya nandito na ako ngayon. Grabe! Oh! Solid ba, nun. So, pang maalala mo kaya, sabi siya. Grabe. Pero alam mo, no? Kasi yung way of thinking mo is business na, eh, no? Pag nandun ka sa position, sir, kung saan ka nang galing, no, that changes you completely, eh. And yung pandemic. Okay. Ako, sir, nurse ako, graduate ako, nag-nurse ako ng 1 year pediatrics, tapos nag-BPO ako sandali, and then nag-wedding photography ako. Kasi yung bata ka, katulad na sinabi mo, di ba, parang, ano eh, matapang ka eh. Wala namang mawawala sa'yo. Kaya mo lahat. Ang sinasabi ko na sarili ko,
pwede ko to gawin ngayon kaysa later on na baka mamaya mas natatakot ako isugal kasi baka mamaya may family ako, may anak ako. Mas nakakatakot na sumugal. Kaya 23 years old ako, 24, nag-wedding na ako. Tapos ginawa ko yun na 7 years and then masarap ng buhay nun. Libre yung travel ko out of the country, paikot sa Pilipinas. Wow. Kasi mag-shoot ka lang eh. Correct. May mga client ako from abroad, no? Na sila yung mga nurses na walang pakialam, ibubook yung mga top na package ko, cash, ganyan. Tapos parang naisip ko, iba klase to ah. Kakash nila to, tapos di naman nila ako kilala. Alam yun? Mm-hmm. I'm a wedding photographer. Tapos nagagawa nila yon. Tapos nangyari na yung, tapos naisip ko na mag-NCLEX 2019. Di pa ako completely nag-aaral nun, tinatapon ko lang yung U-World ko kasi nag-shoot ako eh, ng wedding, eh, busy pa ako. Tapos di ko nagamit yung mga subscription ko, tapos nangyari na yung 2020. Takte sarado lahat. Cancel lahat ng booking. Walang pumapasok. Tapos oh, nandun yung marirealize mo na parang hindi safe ano, tong ano, industry ako. So baka calling to na kailangan ko mag ang ganda, may fallback. Same with me, may fallback tayo. Iba talaga. Pero alam mo, nakakatuwa, no? Kasi ang dami ko rin kilala ng mga nag-business. Pero bumalik sila sa nursing, nag-NCLEX sila recently lang din and nakapasa. Siguro nga dahil sa pandemic talaga, it changes us. No? Oo. Yun talaga, sir. Actually, sa totoo nga, nung dahil nga parang ang tagal na, 15 years na, di ba? Kung hindi naman nagkaroon ng pandemic, tapos umu-okay naman lahat ng negosyo, hindi ko naman siya naiisip talaga nun eh. Di ba? Kasi okay naman ang trabaho ni Mrs. Okay naman yung mga negosyo ko. Tsaka yung hilig ko nga kasi, di ba, sabi ko sa'yo, bodybuilding, yan, yung mga may gym ako, tapos nag-train ako ng mga athletes. So parang sabi ko, ang hirap ng trabaho sa nurse kasi naranasan ko eh, di ba? Ang hirap mag bedside. So sabi ko nun parang kung umu-okay naman, tsaka dahil nga may pagka ADHD ako, malikot yung isip ko nun. Ang dami kong pinapasok. So parang nangyari, it worked against me rin eh kasi parang jack of all trades ka pero master of none. Ganun nangyari sa akin. Ang dami kong alam gawin. Sabi ko kasi nakapagtayo pa ako ng mga food business o ano ganyan. Pero hindi ko siya na ma-maximize eh, yung pinaka-potential niya dahil nga masyado akong maraming gustong gawin. So parang ano ako eh, parang nailagay ako sa isang direction ngayon na kailangan ko na rin talagang mag-focus kasi may mga anak na, yung future na nila yung kailangan ko isipin. Kasi adventurous ako noon eh. Sabi nga sa'yo, kabataan na 20 to 30 years old, yun yan. Parang ang dami mong gustong gawin, naiintindihan ko yung sinasabi mo, sir. Ang dami mong gustong gawin. Kailan ko pa may experience to, di ba? Kailan pa ako magtatayo na gym? Kailan pa ako magaganto? Kailan pa magdegosyo? Gusto ko na siya may experience kasi baka umasenso ako, di ba? Isip ko nun, baka maging business life. Okay, sorry, naputol kami. Pero sir, ang huling narinig ko sa'yo, yung parang feeling mo na parang yung endless possibilities sa pwede kang maging business tycoon, no? Grabe, no? Totoo yun, no? Kasi parang ako looking back, no? Kasi kaya ako nag-push sa gusto kong gawin kasi iniisip ko magiging successful ka eh. Alam mo yun? Doon eh, doon nagsa-start eh. Kasi kung hindi ganun yung feeling mo, hindi mo gagawin yung ano, yung gusto mong gawin kasi nakakatakot siya. Tsaka wala kang guide actually, di ba? Parang diskarte mo yun eh. Kung nagkamali ka, you fucked up, no? You suffer the consequences. Pero pag na-workout, edi swerte ka, no? Good lang. Correct. Correct, sir. Tsaka ano rin eh, one factor din kasi dyan. Siyempre, nung tayo, nasa nursing tayo noon. Masakit man aminin, masakit sabihin, pero yung kaya kong kitain that time being a nurse. Kahit sabihin mo pang calling mo yan, kahit sabihin mo pang passionate ka diyan. Pag nasa Philippines kasi tayo noon, eto masakit nga aminin, hindi talaga ganoon siya kalaki ang pwede kong kitain. And syempre nagkaroon na ako ng family, may mga needs na kami, kailangan ko ng mag-plan for the future of my family, 'di ba? Marami nang bayaran eh. So ano talaga eh, kumbaga hindi lang siya yung dahil ayaw mo yung nursing kasi gusto mo lang ng iba. Minsan talaga, maghahanap ka ng ibang way, no, na paano ko magpasok ng income sa family mo. Diba? Kasi minsan nga masakit dyan, tulad nung nag-US ako dito. Meron talaga yung mga, ano eh, mga, hindi naman sa negative, pero yung ang initial reaction nila, bakit ayaw mo na ba sa Pilipinas? Diba yung mga ganun? It's not because ayaw mo sa Pilipinas eh. Diba? Hindi naman yun yung, ano eh, yung main reason. Eh kung kaya ko bang kitain yung kaya kong kitain sa US sa Pilipinas, ba't pa ako aalis? Di ba? Isa yun eh. Di ba? Siyempre, mas komportable ka. Sariling culture mo. Di ba? Yung mga tao, parehong Pilipino. Saan ka pa?
Di ba? Bakit ka naman magtsatsaga na dito? Second rate citizen ka o ano man ang tawag nila. Di ba? Siyempre, iba ka eh. No? Tingin pala sa'yo ng mga tao. Oh, ibang lahi ka agad. Pakipag-usap ka, siyempre, iba yung accent mo. Pero ano yun eh, sabi ko nga, kaya naman din some nurses napipilitan pumasok sa ibang industriya. Kasi mahirap talaga. Isipin mo, kaya ko sigurong gawin yun nung bagong graduate ako. Wala akong family, kahit malita sa house sa hospital. Okay lang, tsatsagain ko for the experience. Pero pag lumipas na ako doon sa time na yun na for the experience, ang hirap na. Kasi may pamilya ka na, may mga income na, may mga income na kailangan kang abutin, 'di ba? Mga babayaran mong bills niyan. So mahirap na siya, no? Kaya ang mga nurses napipilitan maghanap ng ibang way. Yung nga, sabi ko nga, iba nag-abroad or iba nagbi-business or pinupursue yung gusto talaga nila. Kasi hindi rin naman madali yung trabaho natin as nurses, eh, 'di ba? So kung hindi siya ganun ka financially rewarding din at makakapag-ipon ka, mapapadalawang isip talaga mga Filipino nurses, 'di ba, sir? Yan ano, eh, harsh truth. Totoo. Totoo kasi yung looking back, kasi yung kita sa nursing ko dati, parang kalahating araw lang. Depende sa business, no? Pwedeng kalahating araw lang or isang deal lang yun eh. Tapos yun yung 1 month, diba? Eh. Di ba? Yun na yun. Diba talaga? Tsaka totoo, talagang hirap talaga sa atin. Grabe, yung bumalik ako noon, naiyak ako kasi parang sobrang hirap nito tapos ito lang yung sweldo ko. Kasi yung sahod mo, di ba? Di ba? Totoo yan. Di ba? Yung oras na kakainin, ang pagod sa katawan, pag-uwi mo, stress ka pa, traffic pa, o ano. Di ba yung mga ganun eh. Lahat yan, papasok sa isip mo yung stress sa katawan mo eh. So, talagang kaya tingin mo, ang nagtsatsaga talaga, sabi ko nga, for sa mga hospitals natin, and ano man, yung kadalasan yung mga bata, yung mga newly grad, no? Yun, naintindihan ko talaga for the experience, kailangan naman talaga nila yan. Pero ano yan eh, ang kadalasan ang nasa isip talaga ng mga nurses, umalis. No? Hindi pa maayos ng ang ano yan, ng Pilipinas eh, kung paano ay, ano yan eh, i-manage yung problema na yan about sa mga salary sa Asia na lang, parang one of the lowest salary sa Philippines eh. Diba? Sige, iba naman umaalis, nagja-Japan, nagsi-Singapore, ano? So bakit ka okay naman, diba? Sa Pilipinas lang talaga hindi kakayanin, diba? Yung medyo maliit talaga yung income. Oo, totoo. Iba talaga. Anyway, sir, grabe. Ganda ng mga usapan natin. Ngayon lang may nakausap na ganito. Anyway, teka, balik lang tayo sa, ano, sa US journey. Paano ka pumili ng employer mo sa States? Ano yung mga kinonsider mo nung naghahanap ka ng employer mo, sir? Tsaka, ano yun? Nirecommend din ba yun ng friends mo? May friend ka na galing doon? Paano yun, sir? Well, nung ano yan, sir, pagkatapos na nung NCLEX ko, so, yun na. Ano na ako, ang next naman na step na gagawin ko, maghanap ng, ano, ng agency. Kasi, yung sabi ko, isang best friend ko na nasa California, siya yung usually tinatanong ko eh. Tsaka yung mga some other nakakilala ko rin na nasa US na. Ang napayo niya sa akin, hindi niya ma-recommend yung agency niya. Kasi, medyo hindi ganun kaganda yung experience ng mga kasamahan niya. Siya kasi nakaswerte siya. Diretso siya sa OR. Kasi OR nurse na siya na matagal sa Philippines. Okay, tapos nag-Singapore siya, OR nurse. So, nasa area kagad siya. Ang nasabi niya sa akin that time kasi doon sa agency na napasukan nila, yung mga ibang kasamahan niya, so from the Philippines, pagpasok sa US, ginawang travel nurse kagad. Although syempre, mas maganda income nun. Kaso ang hirap, kasi ang travel nurse dito, kailangan medyo gamay mo na yung system eh. Pagka palipat-lipat ka ng ospital at hindi mo alam yung sistema kung paano mag-medpass or yung mga matrix, ganyan. Medyo mahihirapan ka talaga at kaiinisan ka ng mga ka-inversement. No? De, totoo yan. Kasi, ang thinking dito, mga kasamahan ko sa trabaho, nakikita ko sa kanila. Pag nakakita sila ng travel nurse, ang automatic sa isip ng mga, dito, mga in-house na employee, bigyan nyo yung medyo mas mahirap dyan. Yung cart na haul na mas mahirap, doon yung bigay. Bakit? Kasi, sa isip ka agad na mas malaki kita niyan eh. Nasa agency yan eh. Diba? So, ang nangyayari, sa experience ng sa kaibigan ko nga, na kwento niya, yung mga ibang nurses na binabato dito sa US, galing Philippines, fresh from the Philippines, ha? Walang training pa. Dito, orientation lang. Tapos ginawa mong, travel nurse yan. Bigla magtatanong yan, how do I do this? How do I do that? Diba ganyan? May inis yung mga in-house nurse.
ano ba to, traveler? Sa tanong ng tanong, may istorbo yung trabaho nila, tapos ang laki ng bayad nito. So, ganun. So, kaya hindi niya, initially, hindi niya na-recommend sa akin yun. Basta ang sinabi niya lang sa akin that time, ang number one advice niya sa akin, which is ina-advise ko rin naman sa karamihan, tignan niyo muna kagad kung ano, premium processing. So, yan, number one yan. Premium processing ba? Nung time kasi natin na nag-apply ako, pandemic time, medyo bumibilis talaga ang application. Kasi nga, in demand. Ang dami nagre-resign na nurses dito, umaalis, lumilipat ng ibang industriya. Kasi, ano yun, peak ng pandemic yun eh. So, una mong titignan dyan, premium processing ba yung sa agency? Pangalawa, sagot ba nila yung premium processing? Kasi yeah. Kapag hindi, that's around $2,000 sa pocket mo. Oh. So, ang dami kong tinawagan ng agency, lahat, in-inquire ko lahat, tinignan ko yung mga, ano nila, offer nila. Kasi pag US license ka na, ano na yan eh, ikaw na ang pipili niyan eh. Pagandaan ng offer na ng mga agency yan. yung usual naman dyan, refundable ang NCLEX mo, refundable ang IELTS mo, di ba? Yung sa medical mo, sagot nila, plane ticket mo, sagot nila, di ba? Fee bill mo, sagot nila. Yan, oo. So, yan yung mga pagandahan ng offer. So, yun, medyo basic yun. Nagkakatalo na lang dyan is either kung direct hire ba yung gusto mo or sa agency ka, na staffing agency. Diba? At syempre, yung sinabi ko nga, yung premium processing. Kasi yung premium processing, ano eh, malaking bagay eh. Tulad sa akin, nung pumirma ako ng April, mga March ako yata nakapasa ng exam nun. April, nakapili na ako ng agency, 1 month ako naghanap. Bilis! Pumirma na ako nun. April. April, pagpirma ko, wala pang December that year. Alam ko, approved na yung petition namin eh. So, mabilis siya. Kasi nga, naka-premium processing siya. And, doon naman, ano, magkakaroon din ng choice sa nurse kung pipiliin mo ba direct hire na agency or staffing, no? So actually, gagawa rin ako ng video niyan about dyan. Kung ano yung mga tips natin. Kasi, syempre, ano yan eh. Hindi lang yan yung dahil kung ano yung gusto mo eh. It depends din kung anong lifestyle meron ka. Kasama mo ba dependents mo? May family ka ba or wala? Newly grad ka ba? Yan. Bata ka pa? O ano? Maraming factors yan. Tama yan. So, tama hindi, yan. Hindi naman ako yung bias lang na, itong maganda, dito kayo. Hindi naman. Tama. Titimbangin tama. Mo rin kasi yan talaga. Kung ano yung babagay sa lifestyle mo? Ano yung babagay sa'yo? Nangyari lang, for me, mas napili ko talaga na mag-direct hire agency kasi may family ako eh. So, gusto ko sana makasama ko sila kagad, no? And yung ma-process na rin yung visa nila. Okay? Tsaka, ang isang difference kasi niyan, pagka nag-direct hire ka, ano yan eh, medyo mas mataas konti yung salary compared sa staffing agency. No? Totoo. Pero, sabi nga nila, mas alaga ang staffing. Ha? Kung baga, pag staffing agency ka, pumasok ka dito, medyo mas binibaby ka. Tama, okay, may susundo talaga sa'yo. Pagdating mo, isang buwang hotel. So, yung mga ganyan. Diba, sir? Alagang-alaga ka kasi employed ka nung agency. So, ang difference kasi namin sa direct hire, employed ka nung company. Dumaan ka lang dun sa agency. Okay, so yung isang difference yan. Isang difference yan. So, karamihan sa amin, sarili sikap din namin. Lahat, karamihan, no? Kasi paghanap ng apartment, pag-asikaso mo ng kotse mo, diba? Yung mga, kahit sa Philippines pa lang, eh, pag-process mo ng mga papers mo, sariling sikap ka dyan, hindi ka masyadong ibibaby niyan. Kasi ang mga direct hire agency talaga, problema lang talaga nila makuha ka ng, ano, eh, ng processing eh, for your visa. Yung mga iba, yung mga requirements mo dyan, yan, ano, ikaw na yan, problema mo na yan. Pagdating dito, bago pa lang ako umalis ng Pilipinas, inayos ko na yung apartment ko, inalam ko na kung saan nakukuha ng kotse, yung mga ganyan, yung mga deposit, lahat dito, ikaw nang gagawa nun, hindi ka ibibaby ng agency mo. So, yun yung mga difference yan, sabi ko nga. Kung staffing ka naman, medyo mas, ano ka, mas pampered ka yan ng staffing agency. Kaso, medyo mas, syempre may cut sila sa, ano mo, sa salary mo. Tanggapin mo na yun. So, yun naman, sabi ko nga, nababagay yan, depende. Kung newly grad ka, ikaw lang naman mag-isa, or bagong nurse ka pa lang, okay din yun, mag-staffing ka. Diba? At least, kung kaya wala kang kamag-anak dito, wala kang kakilala. Although ako kasi wala rin naman talaga akong kakilala dito halos sa US. No? Mga friends ko lang. Tapos may relatives ako sa New York, pero hindi rin kami ganun ka. Actually, hindi ko pa sila nakikita my whole life.
No, naka-message ko lang sa social media. Oh, pero kaya wala rin ako malapitan. Wala rin ako malapitan. So, talagang sariling sikap lang. Kaya although yun nga, yung napili ko talaga is yung direct hire agency. Na mas nakita ko mas bagay siya doon sa ano eh, sa gusto kong mangyari, no? Yung lifestyle na pagdating dito naka may sarili na kami apartment. Medyo mas kailangan ko rin kasi talaga yung medyo malaking sahod kasi may dalawang anak agad akong bitbit. Apo, apo. 'Di ba? So mas pinili ko yung ganun kaysa mag-staffing. Diba? So yun yung naging ano ko, naging way ko kung paano mag-decide for which na kung anong gusto kong agency. 'Di ba? So may mga iba-ibang offer yan, ha? Sabi ko nga may offers din sa akin sa New York, may offer din sa akin sa Minnesota. Mm-hmm. So, sa ibang states may ano rin, may mga offer din ng ibang agency. So maliban sa agency, pinili ko rin kung saan state ako ibabato. Tama. Mm-hmm. So parang ano yan eh, kombinasyon ng lahat ng ano, tama, ng exactly. Offers yan. Hindi lang sa agency. So, nagkataon yung direct hire agency dito sa Tennessee, mas napili ko to. Number one, dahil din sa weather. Kasi dahil may baby akong dala, at meron akong isa pang anak na maliit pa. Naisip ko, ano yung pinaka-balancing ano season? So, dito kasi nasa gitna ng Tennessee. Eh. So, medyo balance yung season dito, sir. Hindi ganun ka-harsh yung winter, which is, ano, pasalamat din ako na yun ang napili ko. Kasi, di ba, nagkaroon, ayoko sa news, napanood nyo naman, medyo nagkaroon ng blizzard sa north. No, sa bandang New York, ano. In New York, Minnesota, medyo harsh talaga ang winter dyan. Kamahaba talaga. So, naisip ko baka hindi kayanin ng baby ko. Eh, premature pa naman yung baby ko. Di ba? Nalumabas. 8 months lang siya. Apo. So, ano yan. Isa yun sa mga naisip ko na baka sobrang hirap. Tsaka yung cost of living. Ano, aaralin mo rin yan eh. So, alamin mo kung saan yung cost of living na babagay din sa inyo. Big city ka ba kagad? Mataas ba yung renta rito? Dito, paano ba yung taxes dyan? So, yun yung mga factors na inaral ko bago ako pumili talaga ng anong agency. Yan. Tsaka syempre, magtanong-tanong din kayo. Yan, Lefora, malaking tulong yan. Tanong nyo kung may experience na ba sila sa agency na to. Kasi baka meron niya mga bad experiences. At least alam mo na beforehand. Tama. Yun naman yung ano, lagi ka magtatanong. Huwag ka mayang magtanong no, sa mga kakilala mo, sa tama groups. Na manood kayo ng mga videos sa ganito, yung channel namin, panoorin nyo. Yan. Diba, sir? Like, ano pa yun, advertise pa. Yan, pero sir, totoo ah, lahat na sinabi mo totoo 'yun, no. Grabe, sobrang dami na nga, hindi ko na ma-recall tuloy. Pero grabe totoo 'yun na depende rin talaga sa lifestyle, hindi lang yung parang ang dami talagang ano eh na. Oh. Sa isang mas malaki sahod, hindi rin. Oh, tama 'yun. Hindi lang din talaga doon sa sahod titingnan eh. Ang daming factors talaga. Tsaka nagko-connect talaga sila, no. Pero sir, ito, may mga kilala kasi ako na direct hire din sila. May experience mo ba yung parang yung iba kasi na direct hire talaga sa kanila straight off the bat, no, yung contract signing, ito yung rate, and then pagdating sa mismong facility i-re-evaluate nila, ito hindi ko alam kung nangyari sa staffing agency to pero alam ko hindi, so in-employ ka direct hire, pagdating sa states i-re-evaluate plus $5 to $6 or $4 ka per hour. May mga narinig ka bang ganun? Sir. Actually, yung sa akin, sa experience ko mismo, yung pinirmahan kong contract, pagdating ko dito, may increase kagad na $3. Eh, $3, $4. Yeah, yun. So, ano yan? Kasi may prevailing wage na sila sa sinusunod. And ang kagandahan din kasi na isang advantage pag nag-direct hire ka, considered ka as employed talaga nung company. Eh. So, kung ano yung prevailing wage dyan, kung nag-increase nila, ano, damay ka talaga ron. Hindi ka tulad kapag nag-staffing agency ka, employed ka ng agency mo eh. So, kung ano, nag-increase na ng sweldo si company mo, hindi ka naman nila employed eh. So, pinirmahan mong sweldo dun sa, or contract dun sa agency mo na staffing, mananatili ka ron, nandun ka pa rin. Tama. So, unlike sa amin, dahil direct hire kami, yung mga benefits na meron yan for regular employees, meron ka na rin. Pag nag-increase sila, meron ka na rin. Pag may bonus yan, meron ka na rin. Kumbaga, ano yung meron silang ibibigay for the staff? Kasama ka kasi regular employee ka nila eh. So, yun yung isang advantage din dun. Diba? Yun. Yun, at isa yun sa mga tingin ko na hindi na nadi-discuss, no, sa ibang mga YouTube channel or sa mga forums na pag direct hire, yun nga, nagkakaroon ng increase. No, ng, kasi isipin mo, $3 lang yan. Pero kung araw-araw yon sa 1 month, ang laki na.
Malaki diba? Rin, oh. $3 per hour yun, sir, ha? So, malaki rin yun. Oo, laki nun. Diba? Totoo yun. Mm-hmm. Tapos ano yan, sumusunod kami sa prevailing wage. So, every year yan, nagkakaroon ng increase dito. Tama, diba? Tama. Oo. So, yun. Saka yung ano, tulad yan, yung, alabaw, sa company ko, iba-iba to, eh, alabaw, yung sa scrub suit. Yung, kasi extra gasos din yan, eh. Eh, maganda dito, nakachempo ako. Every 6 months, bibigyan ka ng 4 sets. So, wala ka na kailangan. Oh, 4. Dami yun, ha? Yung iba, sets, dalawa lang. Pero yun, oh, okay yun. Oh, fair. Okay yun. Yung isang kakilala ko, nasa New York siya. Pinagbayad pa siya ng $50 para lang sa isang set ng uniform. Diba? Sagugo, grabe, oh. Diba? Kumbaga, iba-iba rin talaga, eh. Minsan, tama, no? Din. Diba? Kaya maganda nga magtanong ka. Andito lang kasi mahirap. Wala akong mapagtanungan. So, nung pumunta ako dito, although mayroon kaming group na ano, messenger group for those na mga lahat na mga pupunta dito na nurses na nasa Pilipinas. Uh-huh. Yun, maganda rin yun kasi nakakapagtanong kami sa mga nauunang nakapunta rito. So, yun. Kasi minsan, tsambahan din lang talaga. Pero gagawin mo kung ano yung kaya mong gawin. Kasi ano yan eh, bago ka rito eh. Diba? So alamin mo kung ano yung mga benefits na meron ka, maganda ba yung kumpanya mga pasukan mo. Kaya nga, magtatanong-tanong ka rin sa mga nauna. So ganun. Tama, tama. No? Tama yan, sir. Okay, teka. Alam mo, sir, napanood ko kasi yung video mo na yung nag-iimpake ka or nag yung kakarte nyo lang sa ano, nasa, yung mga gamit nyo nasa bag pa, di ba? Tapos, may nagtatanong kasing ano eh, may nagtatanong na isa sa mga sa YouTube, no? May nagtanong. Gusto itanong sa'yo, ano daw yung mga bagay na dapat i-prioritize, na dapat bitbitin mo na nasa Pinas ka, na talaga magiging essential dyan sa Amerika? Sir, ano ba? Well, ano yan, no? Magandang question yan. Kasi nung papunta ako dito, syempre limited lang eh. Limited lang yung pwede mong dalhin eh. Meron kang check-in baggage, meron kang hand carry, tapos meron kang isang personal bag eh. Yeah. Diba? Sa check-in mo, dalawang ano yan, dalawang 25 kilos ba? Parang ganun. Basta, nakalimutan ko na talaga. Basta, dalawang bag yan, na may limit lang at 23 kilos. So hindi ka pwedeng sumobra ron. So ngayon ganito. Ano 'yung pa-prioritize mong dalhin? Mm-hmm. So depende uli yan kung anong lifestyle meron ba. Ako may anak. So, anong priority kong dalhin? Sa experience ko, kasi nga ang priority ko more on sa bata eh. Mapapayo ko, magdala ka, kung may anak ka, unang-una magdala ka ng formula milk. Kasi mahalang gatas dito. See, no? Gagawa rin ako ng video regarding that. Formula milk. Yeah. Kasi ang hirap maghanap. At kung makabili ka man, medyo mahal. Yung isang lata, mahal na talaga, $25. Maliit lang, wala pang isang kilo. So, ano, no? At dito more infant milk. Pag toddler na yung anak mo, wala ka na halos mabiling ano, formula or powder milk. Wala na. Okay. So, ang hirap. So, diaper. Mas mura diaper sa atin. Pag dito, bumili ka, kakunti lang, ang mahal ng diaper. So, bakit ko pinapayo yan? Kasi, pagdating mo dito sa US, hindi ka naman yung pagdating mo, uy, trabaho na ako agad, sweldo na agad. Hindi. Yeah, exactly. Hihintayin mo pa SS mo. Yeah. Diba? Mag-o-orient ka pa. Pag nadali yung SS mo, kawawa ka. Yun, tama, diba? Tama. Kasi pag nadali ka, lalo sumobra ka isang buwan may get, magbabayad ka na ng rent. Tama. Diba? Kasi, ano nga, direct hire nga kami. Magbabayad ka na ng rent, may mga bills ka na, phone bill, kuryente, di ba? Heat mo, ganyan. So, kailangan, planado mo talaga na magsusurvive ka for that, at least man lang, first month or month and a half. Yeah. So, ang anong dadalin mo, essential. Dala ka ng mga dilata, di ba? May nagsabi sa akin yan, hindi mo na kailangan magdala ng dilata, Mark, kasi makakabili ka naman doon ng dilata, eh, di ba? Totoo, makakabili ka. Eh, kaso ba't pa ako gagastos? Diba? Magandang option din naman kasi imbis na dilata dala mo, pera, diba? Pero kasi pagdating mo dito, medyo mahirap eh. Alam mo bakit? Wala ka naman kagad kotse. Grocery ka dilata, bibit-bitin mo lahat. Ang hirap din naman, diba? So, kailangan initially, ano yung magagamit mo? Initially. So, ang essential dyan, pagkain. Unahin nyo pagkain. Dilata na pwede nyo makain na mabilisan, ma-microwave nyo lang or ano. Tapos may dala kayong, yung at least magsusurvive kayo ng ilang linggo, no? Kasi kakain ng weight yan eh. Tapos pangalawa, yung sabi ko nga kung may mga anak kayo, ano yung essential sa bata? Gatas, diaper nila,
Siyempre, yung mga gamot, kailangan may dala kayo niyan. Baka paracetamol, yan. Paracetamol totoo. Dito. Totoo, bagay yan. Yan. Kung may mga maintenance Tama. Kayo, diba? Misis ko, diba? Sabi ko sa'yo, high blood siya. Nakagad kami niyan. Kasi dito, pag wala kang prescription, makakabili ba sa basta? Yun nga eh. Yung mga simpleng diba? Ganun, no? Oo. Yung mga simpleng ganun, may tips ko lang agad sa inyo yan. Kailangan yung magsusurvive kayo for the first month or two. So that's it. Para hindi lumalabas yung baon ng pera. Kasi kung limited lang yung budget mo, magkasusin mo makagad sa ay, hindi, pwede ako bumili dilata or ano. At least baon mo na yun. Diba? I-maximize mo yung pwede mong dalin. Kasi may timbang naman yan eh. Diba? Ano yung mga hindi ko na kailangan dalin masyado? In-advise ko to sa video ko, wag na masyado yung toys. Kasi yung toys dito, madali lang naman bilhin. Diba? Kung may mga bata, bilhin mo na lang, may Goodwill naman dyan, yung mga second-hand toys, or ano. Or kaya sa, ano ha, ito promise ha, sa Facebook Messenger, ay sa Facebook Marketplace dito, ang daming free. Pinamimigay lang. Talaga? I see. Diba? Ay, kung tipid tips lang, marami ako mabibigay ng tipid tips. Pag nag ano ka dito marketplace ka, ang dami mga misa furniture pinamimigay lang. Mga toys sa mga bata, ang dami lahat pinamimigay lang. Pipikpin mo lang, kukunin mo lang. Eh kaya wag mo na siyang ilagay do sa pwede mong timbang na allotted for you. Dali mo na 'yung pinakaimportante. Kung damit naman sa mga damit, una-una syempre magdala kayo ng ano, 'yung pwede niyo suotin for the week at least man lang. Kung ililimit mo rin lang naman siya. Tapos, ano yan, hati-hatiin nyo. Huwag nyo ilagay sa isang bag lang. Kasi pag nawala yung bag, totoo. Saan na susutin? Tama, tama. Hati-hatiin mo. Oo, yung iba, nasa hand carry mo, may ready ka lagi na hand carry na kumpleto lahat. Kung ilang kayo doon magkakasama, ba, apat kayo, ba sa amin? May ilang set dyan na ready na pagpalit. No? Kasi, alam mo, yung iba, nag-iwalay doon yung baggage sila. Pagdating dito, nasa hotel sila. Na delay yung baggage, ano, wala silang masuot, nandun yung ibang gamit nila, ang hirap. Diba? So, dapat sa hand carry mo, ang importanteng dala mo dyan, syempre, aside from yung mga papeles mo, yung visa packet, dala mo rin dyan yung pang hand carry, yung initially na gagamitin nyo. A set ng mga damit, ano dyan, yung, ano yung pwede nyo dalin. Diba? Tapos yung sa check-in nyo, nandun na yung mga, sabi ko nga, mga pagkain, essentials, diba? Yung mga pwede nyo bilhin dito, ano, dito nyo nabilhin. Alba, yung hindi na ako nagdala ng mga plato, kutsara, tinidor. Hindi na ako nagdala niyan kasi pwede ka naman bumili second hand yan eh. Diba? Ang malaking tulong dito pagdating nyo dito, mag-goodwill ka. Diba? Yeah, huwag ka mahiya dito sa US, hindi mo kailangan mahiya magtipid. Lalo kung bago ka, unless na syempre kung ano, no, medyo may kaya ka naman, okay lang. Pero kung bago ka dito, nagsisimula ka, punta ka sa mga second hand, mga trip stores. No, okay yan kasi ang dami nga dyan, brand new pa, naka-box pa eh. Dinodonate lang doon, binibenta eh. So pag mga damit doon, may tag pa. Di ba? Nakakabili ka, may ano, hindi naman gamit. So, yung mga pwede mong mabili na sa ganyan, mga second hand, okay na rin yan, dyan mo nabilin. I-maximize mo kung ano yung kailangan mo dalhin. Kasi single ka naman, kung ano yung essential na dadalhin mo, lagay mo doon sa ano mo, sa check-in baggage mo. Diba? Depende kung anong hilig mo eh. Diba ikaw, kung nga photographer ka, syempre, mga camera mo, mga gadgets mo, laptop mo. Diba? Mabigat din yan. So, depende talaga kung ano. Ako, ang pinarioritize ko na lang, ako nga, halos wala akong damit na dinala for me, konti lang talaga. Kaso nga, dahil malaking tao ako, yung mga damit ko, bigat. So, either mapupuno niya yung maleta ka agad or medyo mabigat din ka. Kaya nilimit ko lang talaga. Naisip ko, dito na lang ako bubili. Ang pinaprioritize ko yung sa mga bata tsaka sa asawa ko. Tsaka kung ano yung, ano, may tatawid lang kami. Yun lang. Kasi ano yan eh. Di ba yun ang mahalaga eh. Sabi ko nga, wala ka pa naman sweldo ka agad. Pag tumagal yan, kuwawa ka. Di ba? So, nakita mo yung sa video namin, kumakain kami sa sahig. Di ba? Talagang wala pang gamit. Hindi ka muna gagastos. Kailangan yung pag-manage mo ng pera mo. Ano na talaga, medyo maingat ka kasi hindi mo makabisado yung currency eh. Kakakala mo, pwede na yan, mura na yan, gastos ka ng tama gastos. Tama yan, tama yan. Ina-expect mo, may income ka na kagad, biglang hindi ka nakapag-start. Oo, diba, yan, sa akin exactly. Nung, na-delay yung SS ko, kaya medyo na-delay ako. I see, okay. So, buti na lang, matipid ako. So, yun. I see. Eh, may follow-up question ako, pero nakalimutan ko. Nako, anyway. Sorry, yung daldal ko kasi. Ayaw. Ano bang follow-up question mo, sir? Teka, okay, in terms of yung mga second-hand, actually, dyan sa US, no, maayos yung mga second-hand nila eh. Dito sa atin yung medyo lamog yung mga second-hand pag second-hand eh. totoo yan, sir. Alam mo ba, ano, dito nga sa akin, coffee maker ko, nakabili ako ng Oster na blender,
Mga second hand lang, sa Goodwill lang. Kasi ang dami nila doon, halos brand new. Dino-donate na nila. Tsaka dito kasi, diba sabi ko nga sa'yo, mga furniture. Furniture, yung mga TV stand ko. Opo, opo. Ito, yung mga side table. Karanihan dyan, libre lang yan. Ano ko lang, sa marketplace kasi ang dami dito na for free binibigay. Bakit? Una-una kasi dito, may law na hindi ka naman pwede basta-basta magtapon. Ba, kuwari, malaki yung gamit mo. Kuwari, Ottoman, ang laki niyan. Hindi pwedeng basta itapon yan. Bawal tama ka, yun. Tama ka din. Oh, so, oh. Either i-donate nila sa Goodwill yan, or kung ayaw nilang mahasil, mga ano kasi dito, Amerikano, usually ayaw nilang mahasil eh. Ni ayaw nilang magdala, totoo. Pwede mo naman donate sa Goodwill. Totoo, diba? Totoo. Kaya gagawin nila, ipopost sila, free. For free, pick up, di ba? Pick up na lang at the porch, ganun. So, ikaw, da-drive ka lang. Kunin mo lang doon sa porch, sa'yo na. Oh, kaya tama, ang dami tama. Dito, ano lang, makaka-accumulate ka talaga ng gamit dito. Huwag kayong kabahan na, di ba, na wala akong pera, na yung hirap. Kaya na-discover ko dito, ang daling punuin ng bahay. Kung matyaga ka talaga, marketplace lang, antay ka ng mga handa. Free, ang daming free. So, isang way yon para makatipid ka. Siyempre, ang dami nga, sa tama siya, ang gaganda pa ng mga gamit. To the point nga naman, sa Goodwill ako, yung mga damit, yung mga ano nakabox pa, yung nagkaroon ako ng Christmas tree, mga Christmas light, as in, hindi pa nabubuksan. Nakabox ba siya, dinodonate na. Di ba? Yung mga damit doon, may tag pa na dinodonate na. Oh, yeah. Siya yung pakabilin mo. Di ba? Ang laki, more than half the price ka agad. Pagka tama, kinumpare totoo, mo siya yan. Sa Walmart, di ba? Kinumpare mo siya sa ano. So, laking matitipid mo. So, dito kasi talaga kailangan madiskarte ka sa simula. Hindi rin, wag yung gasos ka rin ng gasos ka agad. Di ba? So, kailangan madiskarte ka talaga. Tsaka, yun, tama yun, yung quality, hindi sila yung lamog na lamog na. Sa atin kasi, di ba, lahat yung medyohan mo eh. Di ba? Hanggang hindi pa lang bumibigay yung isang appliances, hindi mo pa nilet go yan eh. Pero dito, iba. Dito, minsan, kala mo, malikabok lang. Ano, binibenta na nila. So, yun. Yun naman yung maganda rito, no? So, yun. Kaya tama, no? At may napunod ako nun sa video mo yung galing ata. Basta binuksan mo yung SUV mo sa likod, tapos may table ka ata doon, wood table. Oo, table. Second hand ko rin lang nabili yan. Nakakain na kami sa table, di ba? Sa saigla kami kumakain. So, marami talaga, sir, dito. Ano, magsasawa ka. Pagka ano ka dito, marketplace ka dito, magsasawa ka sa sobrang murang mga gamit or karamihan free. So, okay. Hindi ka naman maselan. Di ba? Ako, hindi naman ako maselan. Sabi ko nga, in-explain ko rin sa misis ko yan. Although, syempre, si misis, ano rin naman, cooperative talaga. Sabi, hindi, okay lang. Start tayo sa ganito, second hand or free. Kasi, ano yan eh. Hindi mo kailangan kahiya yan eh. Ano yan diyan ka magsisimula. Sabi ko eventually, syempre pag nakapag-ipon ka na, abot tayo dyan, di ba? Tama yan. Tama yan. Tsaga lang. Kailangan matyaga ka. Patience. Huwag kayong gasos ng gasos ka. Di ba, sir? Tama yan. Life is a marathon, not a race. Oo, ano yan. Tsagain mo lang. Kailangan matyaga. Tsaga nga natin makapunta rito eh, di ba? Hindi eh. Tama yun. Oo. Teka. Sir, so, balik ulit tayo, no? Yung nakarating ka na dyan, teka, sir, kasi ikaw, syempre nag-travel ka with your family. Para sa'yo, dun sa travel niyo, ano yung pinaka-challenging part? Sa travel mismo? Oh. Yung sa travel mismo, isang pinaka-challenging dyan, syempre, ang kinakaba ko nung una, may mga bata akong kasama. Opo, opo. So, una yung baby, baka mag-iiyak yan. Diba? Una, naisip ko na ako, paano pag biglang nag-tantrum to? Kasi 2 years old eh, diba? Terrible twos na eh. So pag ito, nag-tantrum or naglikot to sa airplane, anong gagawin ko? So yun yung mga unang iniisip ko nun. So syempre, download ko na lahat ng mga kokomelon, mga papanurin niya sa phone, no? At least man lang, meron kanya, naka-ready ka. Tapos, yung mga crackers, kung ano yung kailangan ng bata para lang mapatahimik yan. Tapos, ang isa nakakatakot din dyan for me, like yung iniisip, paano pag nagkasakit yan? Paano pag nilagnat yan? Oo, isa pa yun. Totoo yun. Travel yan. Mahaba yan. 28 hours ang flight namin, sir. Lahat-lahat kasama ang layover. Ayun ang worst nightmare ko nga. Actually, nagkatotoo. Yung panganay ko, ano yan? Nagkalagnat. At nag-LBM. Talaga. Kasi, ano yan? Ilang days bago kami umalis, pinlano na talaga namin na dapat puro prito lang kakainin natin, wala mo nang kung kakain ng ano-ano ha. Kasi baka mag LBM o ganyan. Hindi naman maiwasan actually, yung isang tita ni Mrs. umuwi galing ibang bansa. So, syempre gusto kong makita, na-excite naman kami, sige tara, despedida, di ba?
One day or two days before. One day before ko na umalis. Apo. Eh, nawala rin sa isip namin na sa Japanese restaurant kami tinreat. So, syempre, mahilig talaga kami sa Japanese, lalo na yung panganay ko, yung 9-year-old. Kaya siya. Sarap yun. Siguro, nakachempo ng medyo nakasira ng chan niya kasi di ba, mga hilaw eh. Malasan. Alaya na, nag-LBM, LBM. One day before kaming umalis, so na-dehydrate, nag-LBM siya, ginagamot ko. Sabi ko, patay na. Di yun na nga, gano'n na nangyari, nung madaling araw, kinakabahan ako kasi sabi ko baka maano to, yung maskan, mataas ng lagnat. Diba? So, no, awa ng Diyos, bumababa yung temperature niya. Kaso, nag-LBM siya. Kasi lagi ko sinasamahan sa CR, yung may layover, papadumihin ko na doon, ganyan. Naawa rin ako kasi masama paharamdam ng bata. Yung baby ko naman, awa ng Diyos, hindi naman nag-tantrum. So, pagka-flight namin, natutulog lang. Tapos ano, papakainin mo lang konti, nanonood lang ng ano niya, mga YouTube niya. Okay na siya. So, hindi ko masyado naging problema yung baby. Ang naging problema ko yung ano older kid ko kasi yun nga, nag-LBM siya. Pero na-survive naman. Hanggang sa nakadating kami dito, nakakaawa rin. Nakakaawa kasi bata tayo, kaya natin tisin yung long flight, yung pagod. Okay lang, pero yung bata nakakaawa. Pero yun, pagdating namin dito, yun na, bagsak talaga kami sa ano, yung, kasi dumating kami 12 in the morning eh, nasa Nashville kami. Doon muna kami pinag-hotel, bagsak talaga kami. Sobrang nakakatawa yung experience namin no, kasi the next day, 10 o'clock, ano, may appointment na kami kagad noon para mag-open ng bank, para kumuha ng phone. Wala, nakatulugan talaga namin hanggang sa binuksan na yung pinto ng kwarto para lang magising kami. Kasi talaga, pagkagising ko, 12, past 12 na ng tanghali, wala na. Talagang hindi ko alam na nasan ako. Hindi ko na alam na nasa US ako. Ganun yung kapagod. Ganun. Parang nagulat ako. Solid ah. So, akala ko nasa Pilipinas pa rin ako. Sorry ako na sorry. Pero yun, mga comedy talaga na nangyari sa amin. Yung first day, talagang so surreal talaga. Hindi ko talaga alam na kung nasan ba ako. Nasa US na ako. Ano, gusto pumasok lang uli lahat sa utak ko. Sobrang pagod kasi talaga sir. Yung talaga, yun mahirap pag may bata. Diba? Paki long flight. Ayun. Grabe, alam mo sir, ang dami mong input sa amin, yung mga nanonood na naging master na nung papunta sa US, wala nang mamimiss. Ngayon kasi pag ano, pagkagipit ka talaga, kailangan maingat. So yun ang nangyari sa akin. Hindi, alam talaga yan, kailangan practical ka. Pagka pupunta ka, kahit sa anong bansa naman, di ba, ano kayo, lilipat ka ng lugar eh. So, lalo na kung may mga nakadepende sa'yo, tulad ako, may pamilya. Kailangan maingat ka talaga. Lahat, ano mo, think ahead mo. Kung ano yung kaya mo. Di ba, kung ano yung kaya mong isipin ahead of time para ready ka, isipin mo talaga. So, yun. Kaya maganda yung mga channel natin, makakatulong talaga. For those na mga pa-abroad din, paalis din. Opo, yeah. Opo. Okay. Teka, lipat tayo sa ano sir, sa work naman. Teka, kasi 'di ba, skilled nursing facility ka. Yung employer mo ba bago ka pumunta sa US noon, parang sa Pilipinas ba, sinendan ka na ng mga online modules para basahin mo? May ganun ba kayo? Merong ano sir, yung Relias. Meron 'yan. So, ano lang naman siya, very very basic lang naman. Para lang ma-review ka kung ano yung mga standards sila rito. Diba? Yung mga basic, yung mga wound care, o ano man, assessment. Ano yan eh, okay. Although naaral naman natin lahat yan bago rin tayo mag-NCLEX, papadala ka talaga, as in, sa tingin ko kasi as a requirement din yun eh. Parang may required ka talaga to take those ano number amount of hours bago ka mag-start ng work. So dito kasi nakalink yan talaga to Relias. Actually kahit naman nandito na kami, pinapadala pa rin kami ng mga module okay. Na kailangan namin take off. Pero ano lang, maikli lang, yung mga tipong 1-hour module, tapos may sasagutin ka lang after. Isa nga, ano lang, less than 5 questions lang. Basta ganun, parang nire-review ka lang. Okay, so, okay. Kasama talaga yun, sir. Okay, okay. Tapos, so paano yun, sir? Teka, eto muna. Kasi ang dami nagtatanong nito, sir, no? Litong-luto, nakakalito. Kasi siguro, well, can't blame the people kasi wala naman tayong skilled nursing facility dito sa Pilipinas eh. Ako kasi, ang pagkakaintindi ko, skilled nursing facility, syempre, yun nga, facility siya. And then, doon, nagbabranch daw na sa LTAC, sa rehab, admission, COVID unit, dementia unit. Sir, ganun din po ba sa inyo? Ano yung, anong ikaw, sir? Paano mo explain ng Okay. Nursing facility?
So dito sa amin, sir, yung ano namin, sniff namin dito. Ano yan eh? Kasi ano sila eh, tama yung sinabi mo, sir. Dito sa US, hindi nila talaga pinagsasama-sama sa isang lugar eh. Hindi yung parang hospital, lahat halo-halo na mayroon. Eh. Dito, ano eh, hinihiwalay talaga nila. So, halimbawa, galing kang hospital. Kasi sabi nga, may rehab, tsas may ano, long-term care, no? Ano yan? Pag galing kang hospital, kunyari, nagkaroon ka ng hip repair, ano man, no? Knee repair. Kunyari lang, kailangan kang ma-rehab. Hindi ka na nila patatagalin sa ospital. Ita-transfer ka na nila. Basta mas stable ka kagad, lipat ka na. So, ano yun, para doon ka na lang. Ang goal lang talaga ng facility namin, eh, para maano ka, may rehab ka hanggang sa makauwi ka. So, yun yung, yung isang branch namin, no? The other one naman, yung sa long-term care, nandyan yung mga, ano na, halo-halo na, may dementia, Alzheimer's, Parkinson, long-term care facility residents sa talaga yun nandyan. So, yung sa facility namin, ganun yung nangyari. Although parang dalawang branch lang kami, yung mga COVID cases, ayan, mga acute galing ano, rehab, dito yan nilalagay sa, ano, sa, tawag mo dito, sa step-down rehab namin. Diyan na yan, halo-halo na yan dyan. Tapos yung sa ano naman namin, sa LTC, nandiyan na yung mga residents, yung mga old age. Hindi naman talaga siya, ano, hindi naman siya yung total na tawag mo dito. Hindi, halo-halo na pala. Nandiyan na rin yung hospice namin. Nandiyan na yung long-term care. So, ano lang. Yun yung nangyaring branch lang sa facility namin. Pero dito nga, tama yung sinabi mo, sir. Hindi lahat yan. Mabilis ang transition dito eh. Hindi nila patatagalin sa hospital kung hindi kailangan. So, once na pwede nang i-step down yan, baba na kagad yan. So, ganun. Tapos pasapasahan din lang kami kasi minsan, ba, sa LTC, may nag-positive ng COVID, babato namin sa kabila. Doon sa ano naman, nasa ano namin, rehab hall namin, pagka ano na, kunyari, nag-recover na, pwede na siyang ilipat sa LTC namin, nasa lilipat din yan. So, so ganun, ano naman siya, nakahati na yan. Kaya ano dito, sir, kasi ano eh, kaya ang requirement naman yan, alba, ikaw galing kang Philippines, alam ko maraming din tatanong nito eh. Ano ba, mas maganda, mag-hospital ka ba agad o mag- ano ka, sniff ka muna. Okay. Diba? So, yan. Dito kasi, tulad nangyari sa akin, wala akong ano nun eh. Wala akong current experience nun eh. No? Ano yun eh, nung nag-apply ako for, ano, yung sa processing ng ano ko, ng visa ko sa agency. Ano yan? Fresh out of ano ko, NCLEX eh. So, hindi pa ako nag-work uli nun. No? Pumasok na ako uli sa government eh. Tsaka nag-dialysis nurse ako. Yun yung ginawa ko habang naghihintay eh. Ano yan? So, lumalabas sa papel ko, wala akong current experience. Mm-hmm. And dito kasi, babato ka muna sa ano, sa mga ganito, LTC or rehab, mga sniff. Babato ka dyan pag wala kang current experience. So, for those na mga, may mga current experience naman or matagal na sa hospital, currently, nagtatrabaho sila, usually, yan yung nababato sa hospital. No? Although, may mga ano rin yan, ha? May mga advantage at disadvantage din yan. Kasi, ang kagandahan kasi sa, ano, pagka sa sniff ka, nagsimula, ano yan eh. Kumbaga, lagi kang may trabaho eh. Kumbaga, laging may flow ng pasyente. Hindi naubusan ng pasyente dyan. Di ba? Unlike pag sa hospital ka naman, minsan pag bumaba yung census, hindi ka mag-OT. hindi ka mabigyan ng schedule. May ganun yan. Tama yan. May ganun yan. Pero ano yan. Siyempre, yung sa sahod, hindi naman nagkakalayo. Lalo kung pareho lang naman kayong bagong salta. No? Pero siyempre, alam ko medyo mas mataas yata konti sa hospital. Pero ano na rin yan, okay din lang naman yan eh. Kasi kung ikaw, mahilig ka mag-OT or ano. Saka importante, may mapagsimulan ka. Dati iniisip ko na rin yan eh. Sabi ko, kahit saan yung okay ba to, okay lang. No? Yun na yung thinking ko nun. Kasi nga, hirap na pinagdaanan ko. Diba? Ay, kahit sa Morgan yung okay, lagay okay. Makaalis lang ako. Diba? Kaya wag ka nang choosy. Mag-aabot mo rito. Trabaho lang. Diba? Yan lang yung focus mo. So yun, hospital yan or sniff, okay na yun. Start ka lang. Basta may pagsimulan ka. Tapos, yan na yung starting point mo eh. Kung gusto mo lumipat, gusto mo mag-dialysis o gusto mo mag-special area ulit, at least pag may experience ka na dito, madali nang mag-apply. Tapos simula yung contract mo. Oo. Exactly. No? So sir, pwede bang ano, parang, ano lang, can you walk us through lang, no, yung ordinaryong araw mo sa skilled nursing facility,
And ano yan, sir? Nalilipat ka rin, no? From dementia to LPAC to admission to... Paano yan, sir? Gusto niyo naman sa amin. So, dito sa amin, sir, ano yan? Tama ka, ganun din ang nangyayari. So, meron kang unit talaga ako sa kaya, sign. So, sa akin, ang nangyayari, syempre, pag nung start ng orientation, na-orient ka sa lahat eh. Orient ka muna sa rehab, tapos orient ka rin doon sa LTC. Halos pareho lang naman talaga siya. Nangyayari lang, syempre, yung cases ng mga pasyente. So, pagka sa rehab ka, medyo mas mababa yung census mo. Halimbawa, yung ano ka, although po, minsan po, palo rin na mataas. Pero, ang ratio sa nurse, kunyari, nasa rehab ako, ang ratio niyan, maglalaro yan sa 1:16 or 1:18, ganyan. Pero mahirap din kasi, halimbawa, may mga nakapig, nakatrick, nakasuctioning dyan, di ba? Mga naka-IV. So, yan yung difference. Pag nando ka sa, ano naman, long-term, minsan, mas malaki yung census, mas madami. Umabot ng 1:20, 1:23, ganun. Pero mas stable yung mga pasyente mo dyan. Alagain lang talaga. No? So, yan yung mga, ano, mga maliliit na difference nila. Pero yung workload, alam mo sa to, lang, pareho lang naman sila nakakapagod. Ano yan? Halwa, nasa, ito yung normal na day, kunyari. Kuwari sa long term ako, mas madalas ako rin. Ang matrabaho dyan, ano, unang-una, med pass sa umaga. Kasi lalo kung morning shift ka. Ang daming gamot. Kasi kung long term yan, saan katutak ang mga gamot niyan? Ito, nasa long term care sila, may mga edad na, dementia na, mga tanda na, 80, 90 years old, lahat yan, crush medicine. Ano yan, dudurugin mo pa lahat yan, kada isang pasyente, haluin mo sa Apple, so kailangan mabilis kang kumilos kasi kung ang nakaschedule lang 8 o'clock, kasi hinahati namin yan eh. Nakaschedule lang 8, nakaschedule lang 10. So, you, between 7 o'clock pag endorsement mo, prepare ka na kagad. Ang maganda naman dyan, naka-matrix eh. So, magpa-pop up yan sa computer mo, yung schedule. So, mabilis. So, durog ka ng durog, yun ang matrabaho dyan. Halo, makasubo mo. Ang mahirap, syempre pag morning shift ka, may mga activities yan. May mga rehab yan. May mga activity yan sa, ano, sa dining area. So, siyempre, pag bago ka, hindi mo naman kilala para magkakamukha lang silang lahat. So, tatanong ko pa, walang mga tag yan. Wala yung pangalan, si ganito. Wala. Kahit yung mga kwarto namin doon, halimbawa, ano yan, semi-private yan, dalawang kama. Eh, walang nakalagay kung sinong pangalan. So, tanong ako ng tanong. Tapos yung sa system, kuwari may picture yung pasyente ron. Apakalayo naman ng itsura. Halimbawa, lumang picture lang nilagay. Hindi mo rin mahanap kung sino yung pasyente. So, yan yung mahirap sa simula. Kikilalanin mo, eh, kung 23 yung pasyente ko, yung paalala ko baka ganyan. So, tanong ako ng tanong. No? Hahabulin mo, nasa na. Minsan, nasa rehab, yung masusubuan. Nung gamot, kasi nahalo nga namin sa Apple. So, yan yung mga pahirapan dyan. Minsan, nasa activity room sila. Tatanong mo, sino ba dito si ganyan, di ba? Hanapin mo. Tapos, tatandaan mo na lang kung sino. Kaya matrabaho siya. Yung morning ko, na shift, busy talaga yan hanggang sa mga 10 o 10.30. Minsan matapos ka ng medpass mo, mga 10.30 to 11 na. So, ang pinaka-importante sa umaga sa amin, yan, mabigay mo lahat ng gamot. Diba? Tapos, kasi maliban dun, marami ka pang gagawin eh. May mga skin prep yan, may mga treatments yan. Lalo kung makachempo ka na may mga nakapig or nakatrick. Siyempre, yung mga trick care ka pa, ganyan. Tapos yung, yun, yung mga, kung may mga bed sore, diba? I-assessment mo rin uli yan eh. Assessment, okay, treatment, lalagyan mo ng kalmosepin, ano. Lahat yung kakain ng oras yan. Tapos may mga documentation din yan. So, ang ginagawa ko lang, titirahin ko muna lahat ng nakaschedule na gamot kasi yun naman ang pinaka-importante. May mga finger stick ka pa niyan. CBG, insulin. Madami niyan. So, ano talaga. Kailangan organize yung oras mo rin. Sa simula, syempre, magbabagal ka pa. Pero bibilisan mo yung kinis mo talaga. Mabipilitan ka. So, kasi ganda, delay ka talaga. At pag nade-delay ka sa system mo, magpupula yan. Eh. So, parang i-warn ka na, uy, late na to, hindi mo pa nabigay ito. So, ganun sa amin. So, tira ka na kagad yan, tapos document. Siyempre, alam mo naman, ang hirap, lalo pag long-term care ka, ang kukulit ng mga pasyente. May mga may dementia, yung Alzheimer's, paikot-ikot sa buong hall. Di ba? May pasyente kami. Ano na siya, 80 plus years old na siya, dati siyang nurse. Alam mo ba, gagawa, habulin mo kasi nag-around siya, dala niya yung wheelchair niya. Mag-around siya sa mga kwarto. Ito nga lang ano na siya. Pwede mo talaga siya. No, habulin mo, babalik mo sa kwarto. At ang isang pinakamahirap sa amin, fall risk. Yung mga nahuhulog. Napakadaming documentation. Opo. So, i-assess mo ulit yung pasyente.
gagawa ka ng documentation, may hard copy, may sa system, ta-type in mo. Tapos, re-assess mo yan for the next 3 days, kung meron bang injury, kung wala bang injury, tatawagan mo yung relative. Ganyan, yan. Tapos, ano mo sa doctor, refer mo. So, yan yung mga matrabaho lang na part, no? So, yan yung sa LTC. Pagka sa, ano ka naman, rehab ka naman, yun, medyo mas, ano doon, kasi walang, bihirang may mga dementia rin doon. Kasi doon naman yung mga parang, ano eh, physical rehabilitation, mga naoperahan, or ano. So, medyo doon, mas nakakausap mo yung pasyente, mas oriented sila. Hindi masyadong mataas yung call risk, no? Although, nagkakaroon din ng mataas na call risk pag yung pasyente namin sa LTC, nagka-COVID. Kasi mapipilitan ilipat sa rehab. Kasi lahat ng COVID namin eh. Nandun yung isolation namin eh. So, kawawa rin yung mga nasa rehab. Nagkakaroon din sila ng mataas na ano risk for fall na pasyente. Kasi pasyente namin sa ano yan eh. Sa long-term care yan na nilipat dun eh. Kasi nagka-COVID. So, yun yung balance ng trabaho dyan. Pero practically, pareho rin lang talaga nakakapagod. Nasa pag-manage mo na lang ng oras mo. So, yan yung sa morning. No, pagka night ka naman, yun, medyo mas relax sa night kasi ang med pass mo yan pagkadating mo lang eh. Tapos ang next mo, siguro mga around 5 a.m. na. So, ganun. So, hindi na masyadong patutulugin mo yung pasyente. Tsaka, syempre, wala yung mga, ano, alam mo naman natin yung mga nurses, mga makakulit na relatives. kahit alam mo nang, pag isa ka lang, tapos 23 yung pasyente mo, tawagin ka pa rin, kakausapin ka, tatawag sa phone, papalo up sa'yo, ganyan. That's something na, ano eh, mamanage mo na lang as a nurse. No? Kailangan, kaya mong mag-communicate. Mm-hmm. Syempre, mahirap yung pagbago pa. Kaya mo explain, kaya mo pakita na inaalaga mo yung pasyente. Na napakahirap kasi talaga ang dami nila. May mga facility dito, pag nagkakwenta sa akin yung mga nurse, maabot pa na 1 is to 30. Eh. Apo. At totoong nangyayari yan, nahihirapan talaga. Alam mo lang tayo mga Pinoy, ano lang talaga tayo. Syempre, matyaga talaga tayo. Tsaka ano yan eh, kumbaga, we've been through the, ano, eh, the other side. Eh. Nakita na natin yung hirap before. Na dito kasi, ito promise na yan, medyo iba rin kasi yung reward. So dito, oo, darating yung point na gusto mo magreklamo na, uy, tama ba itong pinasok ko? Ang hirap naman ito. Mm-hmm. Pero alam mo, pag inisip mo, kukari, compute mo lang sa isip mo, magkano ba per day ko dito? Magkano kung per day ko dati sa Pilipinas? Sobrang hirap din ng trabaho, pareho lang naman. Doon pa lang, medyo makakalma ka na eh. Na, ay, di ba? At least, diba? At least, mabibili ko yung kailangan ng pamilya ko, yung anak ko, or ano. Di ba? Pag-uwi mo, ang ganda lang ang tirahan mo. Okay, paglabas mo ng ano, facility mo, yung ganda naman ng kapaligiran ko, di ba? Ganyan. Walang traffic, dodrive ako. Sobrang bilis lang, di ba? Ganyan. Kumbaga, less stress siya. No? Kumbaga, sabi ko nga, ano eh, alam naman natin yan eh. Hindi sa dahil binabash kong Pilipinas. Hindi, ano yan, mahal ko ang Pilipinas. 15 years nga ako bago umalis. So kumbaga, ano yan. May i-compare mo lang. No, na sabi ko nga, kung kaya naman natin kitain sa Pilipinas, bakit naman hindi? Mm-hmm. Diba? Siyempre, mas masarap pag-alaga ng kapwa mong Pilipino. Pero ano yan, dito, kung tanggap natin yung trabaho, sabi ko nga, bakit may choice ba ako? Wala naman akong choice eh. Alam ko na yung hirap darating na yan. Pero ang maganda lang, yung reward. Na, oy, mas maayos yung setup ko dito. Dito, mas kaya kong bayaran yung mga kailangan bayaran, mas kaya kong i-afford yung mga kaya kong i-afford. So, ganun lang. Mas mamamanage ko siya na maayos. Hindi yung parang lagi akong naghahabol. Diba? Dati nga, sa Pilipinas, dalawa na kami nagtatrabaho, parang lagi pa rin kami naghahabol. Diba? So, yung peace of mind ko dito na, oh, okay, sige, mas kaya ko i-manage to. Kasi, makikita mo naman eh, lahat dito, ano na eh, kumbaga, electronic na lahat eh, di ba? Yung manage mo ng pera mo, nakikita mo yung income, expenses, lahat ng pagbayad ng bills. So, medyo mas kampante ka. Yun lang naman. So, yung trabaho, yung hirap ng trabaho, nandiyan lang talaga yan. No? Kaya natin mag-adjust yan. Tayo pa, tama, Pinoy. Eh. Di ba? Kaya natin. Mas mahirap pa nga yung mga napagdaanan natin. So, yung mindset lang. Kailangan may mindset tayo. Na kaya natin. Yun. Di ba, sir? Tama yun, sir. Tama yun, sir. Na kaya mo, no? Kasi, well, tama ka doon. Hirap. Well, para sa akin, masasanay ka rin. Tsaka makapag-adjust ka rin talaga eh. Oh, you know? Kahit challenge. Ano, uwi pa ako ulit. Oo. Oh. Wala pag-uwi ko. Wala lang ako choice. Laban na. Laban ko laban, di ba? Kung kaya ng iba, kaya mo rin yan. Yung lagi mo isipin. Tama yun. Hindi, yun. Hindi naman imposible eh. Nagawa na nga. Ang dami na nakagawa eh. Bakit naman hindi mo kakayanin? Yun yung mindset mo lagi. Tama, tama. Exactly, sir. Ganyan din ako mag-isip, no? Kung nagawa nila. Pares lang naman tayong tao dito, no? Pareho lang. So, tao lang tayo lang. Oh, ayun. No? Sir, teka. Ito kasi,
siguro isa to sa mga paboritong topic ng ibang tao. In terms of salary lang, no, how do you parang budget your parang salary every month? Kasi andami ko ring nakakausap na yung mga nag nagsimula kakarating lang, syempre unang salpukan malaki talaga yung ano eh yung babayaran eh. Oh, ano, so sir, nga, ano diskarte niyo sa mga ganun? Diskarte. Oh, sige. So ganito yan, sir, no. So tulad ng ano sa akin dito, may lalo na mas mahirap, may bitbit akong pamilya, no. May mga bata, asawa ko. Kumbaga, may dependence ka agad eh. So babalik tayo dun sa sinabi ko kanina, kung single ka lang, iba rin ang problema mo. Pag may pamilya ka, iba rin ang problema mo. So dito, pagdating namin dito, syempre iba rin yung problema mo na nag-iipon ka bago pumunta rito, di ba? Yan yung isang challenge. Mamaya, kung gusto mo, pag-usapan natin yan. Pero yung sa budgeting naman, pagdating mo dito, pagbabudget, tulad nung sinabi ko nga, dapat very practical ka. So, kung magastos ka or marami kang luho or meron ka mga gusto mong pagkagastusan, medyo pipigilan mo talaga yung sarili mo. Diba? Ako na lang mismo eh, yung ako, ano ba hili ko? Pag-gym. Diba? Pwede naman ako mag-enroll kaagad sa gym, although mura lang ang gym dito. Tinitiis ko talaga na hindi mo na ako nag-enroll kasi meron namang free gym yung sa apartment namin. Medyo maliit siya, kukunti ang gamit. Pero okay na, tsatsagayin ko kasi ano yan eh. Kumbaga sa akin, ang gym, yan ang ano ko eh. Kumbaga parang drugs ko yan eh. Ano yan, yan talagang hilig ko. Nakita ko na malaking gym na sobrang daming equipment, parang heaven sa akin yan. So, pero pigil na pigil ako kasi, ay hindi, kailangan ano yung practical. So ano ba yung practical? Unang-una, utilities, di ba? Yung rent. Kailangan yung rent. Siyempre, yung titirahan nyo. Yan yung malaking chunk nakakain ng pera mo eh. Totoo. No? So, magkano yung renta, ano ba yung nakuha mong, magkano ba yung nakuha mong apartment. So, prior to going to the US, ipaplano mo na rin yan. Diba? So, ngayon, na nandito ka na, kailangan monthly na babayaran mo yan. Dito, every first of the month, nagbabayad. So, kailangan nakabudget na yan. Nakabudget ang rent. Nakabudget ang utilities. Kasi you can't live without that naman talaga. Kuryente, tubig, internet. Usually, yan lang naman yung una mong babayaran. Phone bill mo. Kasi, mahirap naman. Wala kang cellphone dito. So, yan yung mga basic na utilities. So, kailangan nakabudget na yan. Paglabas dyan, so yan, kailangan automatic na babayaran mo yan. Labas dyan, ngayon, ito, maglalaro. Ano yung pwede mong budget for groceries? Ano yung kakainin mo? Diba? Ano ba yung mga ilig nyo dyan? May snacks? Ano ako? May mga anak ako? Hindi naman pwedeng lahat i-control ko. Pagka may gusto yan na kainin, chichirya, pizza, ano, minsan pagbibigyan mo talaga. So, meron ka naka-fix for groceries. Ano per week? Isipin mo na kagad, magkano ba budget ko per week? Malaking pamilya kami, okay na ba ang $100 per week? $150 per week? Ganyan? Or kaya ko pa ba siyang ibaba? Diba? Ano ba yung diet nyo? Halimbawa, may okay na ba kayo sa gulay? Okay na ba kayo sa medyo tipid muna, dalata, o ano, hanggang sa medyo mag-accumulate yung income. So, yan yung mga pwede nyo i-adjust kasi variable yan. No? Ako, isang problema ko yan kasi malakas ako kumain. Kasi nga, medyo payatin ako. Para ma-maintain ko yung weight ko, lalo kung gusto ko mag-bodybuilding, kailangan kumakain ako, high protein, ganyan. Dito, yung pigil na pigil ako, gusto kong bumili ng mga supplement, di ba? Yung mga ganyan, protein bar, ano naman. Pinipigilan ko talaga kasi ako kaya kong kontrolin sarili ko eh. Pero yung tala dyan, gatas ng bata, hindi ko naman pwedeng pigilan yan. Magagatas talaga yan. Diaper yan, hindi naman pwedeng mag-diaper yan. Di ba? Tapos yung mga ibang needs namin dito, inuna ko talaga is yung, ba, sa kitchen. Inuna ko yung mga panluto, kainan, yung mga plato, kutsara, tinidor. Ano yung para mag-function kayo everyday? Kasi yun yung essential. Di ba? Lahat ng labas dun, either hahanapin ko sa marketplace ng libre, talagang mga ano furniture. Diba? Mga furniture na, uy, ang ganda pa, halos brand new pa, nasa storage lang nila. Ano mga Amerikano, nagbabayad pa ng storage para matago lang nila yung mga gamit nila. Yeah, mint condition. Yung mint condition, pinuntahan ko sa storage, pinapick up sa akin, pili lang ako anong kailangan ko. Kasi gusto ayaw niya na magbayad ng storage. So, ang dami niyang gamit doon. Oo, oh, may mga ganun eh. So, nakatago yung mga gamit nila, kuha ka ng, ano, ng itong sopa ko, diba? Nakuha ko lang sa Goodwill yan, napakamura lang. Tumingin ako ng bagong sopa na sa $400. $350. Ito, nabili ko magkano? $29. Grabe, that's diba? A steal, ha? Oh, di ba? Grabe. Pero halos bago pa. Di ba? Ang gagawin mo lang. Siyempre, disinfect mo lang. Ayoko, masipag naman ako sa ganyan. Babacumin ko. Di ba? Yan yung discarte natin, Pinoy, eh. Di ba? Pero, mabuhay ka ng komportable, eh. Kasi, ang ganda pa ng kutsyon. Okay naman siya. Di naman ako maarte. So,
Yan yung mga diskarte na sabi ko ako mismo hindi ko kinakaya kahit mapanood pa ng mga tao to na, ay grabe naman si Nurse Marc, si Daddy R. Ano, di ba? Hindi yan dahil sa chip ka or ano, hindi, kasi kailangan dito practical ka. Bakit? Yung baon ko na pera, yung baon ko na budget, kailangan sa essential ko siya babayaran. Di ba? Mm-hmm. Yung rent ko, hindi ko pwedeng pigilan yan, yung sa heat, no? Dito kasi may heat kami, yung Atmos, meron kami CPWS, yan yung parang meral ko natin. Diba? Mm-hmm. Yung bill ko sa internet tsaka bill ko sa ano sa phone. So yun na kagad. Syempre may gas ka pa. Although yung gas ko dito, napakatipid din lang naman. Kasi dahil nga pinlano ko na siya na matagal, bago ako pumunta dito, yung pinili kong apartment, hindi ko talaga siya, ano, no? Kumbaga, hindi ako nag-rely sa agency. Ako yung naghanap ng apartment. Ang pinili ko apartment, 5 minutes drive lang to the facility. Lapit. Kasi dahil nga nakita ko ang trend na yung mga ibang kasamahan namin na nurse, nag-rely sila sa agency na maghanap ng apartment for them, yung iba, kailangan tuloy mag-drive ng 25 minutes, 40 minutes, going and to and from sa ano facility nila. So, kakain ng oras mo yun, kakain ng budget mo yun. Diba? Tsaka yung risk na, alam mo, pagod ka na, nag-drive ka pa gabi, o ano, madilim. Tingin ka ahead ko na eh. So, nakachempo naman ako na may 5 minutes away lang ng magandang apartment complex na nakakuha ko siya, na-reserve ko siya. Lahat ginawa ko to sa Pilipinas pa lang. Sanay nga tayo mag-DIY. Nagawa ko na siya prior. So, yan yung mga diskarte na syempre makakatipid ka kasi kung malapit lang yung drive mo, kahit tumaas pa yung gasolina, hindi ka maapektuhan masyado. Oo. Diba? Opo, opo. So, yan yung pagbabudget natin monthly. Na syempre, yung needs din ng pamilya mo. Tulad ako, may isa akong anak na pumapasok sa school. Diba? Baon niya, damit niya. Syempre, ayoko naman pumasok ng, lalo winter time, binilang ko ng mga damit. So, mix na yan. Yung iba, bibilin mo sa Walmart. Yung iba, kadalasan, binibili ko lang sa Goodwill. Diba? Yung may mga tiyempo ako maayos pa. Doon ko binibili. Tapos, ano na lang. Diba? At least may magagamit na yung bata. School supplies, binilang ko. Ganun. So, yan yung mga ano eh. Mga pwede mong i-manage eh. So, makukumpute mo yan. Magkano yung income mo per month. Kasi dito, fix ano naman eh. Naka-minimum naman yan eh. Alam ba, sa amin, 3 days a week ang pasok. Ano na yung full-time na sa amin yun? So, that's 36 hours. Yung fourth day, pag pumasok ko ng fourth day, OT na yun. So, ganun kaganda dito sa amin. Kaya may work-life balance talaga. Kasi mo dati nag-hospital ako, 6 days a week na 12 hours yun. Diba? Tapos, napakaliit lang na ano na OT. Diba? Ang hazard pay namin, parang pambili mo lang ng biogesic. Napakaliit ng hazard pay. So, ang laking difference. Dito talaga may time ka sa family mo, may time kang mamasyal kung gusto mo. So, yan yung maganda naman dito sa setup namin dito. So, mababudget mo yan. Mapipredict mo na magkano yung income mo. Eh. Tapos, ma-estimate mo na magkano yung expenses mo. Siyempre, anything na lalabas dyan, kung gusto nyo mamasyal, magpa-fast food kayo, magbo-buffet kayo, gusto nyo mag-drive out, long drive, eh medyo lalabas ka sa budget mo yan. So, dapat meron ka rin nakatabing budget for leisure. Kunyari, magtabi ka per month ng $200. Kunyari, parang titipid ka pa naman talaga. Although malaki na yun, ha? $200. O, ano na yan? Pang pamilya na yan. Pang gala, ano na yan. Okay? So, naka-budget siya lahat. Ganun talaga ang diskarte niyan. So, I hope nakatulong yun. Pero tingin ko naman, that's the only way to do it. Eh. Kailangan nakasulat lahat ng expenses mo per day. Ako, ganun ginagawa ko. Per day talaga. Tapos, nakabangga na yan doon sa magiging income ko for that month. Tapos, kung magka-extra ka ng mga OT, edi thank you. Kasi alam mo, kailangan ko rin ano eh. Tulad sa akin, magkakaroon ako ng yung right now kasi, ayaw ko kung mapag-uusapan natin ito mamaya about sa car. Ang kinuha ko kasi IAS eh. So, dahil nga wala naman ako kamag-anak dito, walang mag-ano sa akin, cosign for me or magiging guarantor sa akin, napilitan ako mag-IAS. So, ngayon kasi naka-ano ako eh, free rental car. Kasi ganun ang deal with IAS eh. So, ilang buwan yan na free. Pero, after a few months, pag dumating na yung order ko na kotse, ano yan, wala naman mag-monthly dyan. Okay. Wala naman mag-monthly dyan. Ngayon, ang ginagawa ko, per month, tinatabi ko na yung expected ko na magiging monthly ko in the future. Diba? Para hindi ka mabigla. Totoo. Kasi, totoo yan. So, sinabi ng monthly plus insurance, sabi mo na maglalaro $700-$800. Ngayon pa lang, kahit wala pa yung kotse, tabi mo na. Diba? Para masanay ka na may tinatabi ka na. So, yun yung mga style lang. No? Hindi kayo parang bigla mabibigla na, uy, meron akong babayaran kotse, napakabigat naman. No? Kasi,
nasanay ka na eh. Kung sabihin natin 4 months from now, 5 months from now, doon palang darating yung kotse ko. At least may nakatabi na ako. Ngayon yung tabi kong yun, pwede ko i-bulk pay yun. Pag dumating yung kotse, di ba bulk pay ko siya? Kasi naipon ko naman siya na ilang buwan eh. Diba? So, pagka bulk pay ko, at least yung base na loan mo, medyo liliit din. Tapos yung monthly mo, liliit pa. Tapos sanay ka na rin nag-iipon or nagtatabi monthly for the car. Kasi yun yung nakikita ko madadagdag sa akin na monthly, eh, yung kotse lang naman. Lahat pare-pareho na eh. Rent, lahat, diba? Utilities, pareho na. So, yun lang. So, ganun lang yung, for me, mapapayo ko sa style ng budgeting. Kasi dito, guys, ano talaga, sa mga nanonood, no? Ano talaga kayo dito? Medyo madadala kayo. No, kasi ang saya eh. Pare, pag naggala ka rito, pasyal ka Walmart, pasyal ka Goodwill, pasyal ka ng Food Lion, pasyal ka ng Kroger. Parang, wow, ang dami, sobrang dami. Uy, mura, $1 lang. Uy, ganito lang. Oh, less than $1. Kaso pag nag-accumulate yan, kakain ng budget mo yan. Di ba? Parang, wow, parang mura. Uy, tiga mo, ang ganda po, bago-bago. Pare, ganyan. So baka mawala ka sa budget mo. So mag-ready ka na. Lalo kung may mga bata ka, minsan ang hirap pigilan, di ba? Mga bata, uy, dad, bibili mo ako nito. Minsan ang hirap. Pero at dapat naka-budget lahat. Yun lang yung mga payo ko about the finances, no? Sa pagbabudget dito sa US. Okay. Teka, sir, balikan lang natin, no? Kasi nga dumating ka, na-mention mo kasi yung kids mo, eh. Para sa'yo, dyan sa Tennessee, no? Sa Columbia, Tennessee, with a family of, four, anong tingin mong magandang pocket money para lang komportable for the first few months dyan sa US? Okay, so for the pocket money naman, so ito, magandang question din yan, sir, no? Kasi tulad sa akin, apat kami, plus may baby pa. So, ibabudget mo na agad yan. Sabi ko nga, kung mag-isa ka lang, ibang budget mo. Kung dalawa lang kayo, mag-asawa, ibabudget mo. So, dito kasi, although pagpasok mo sa US, yung kaya mong dalhin na pera naman, may limit din lang eh, parang $10,000 eh. So, more than half a million sa atin yun. Kung sinuwerte ka, magdala ka ng ganun. Yung iba kasi dito, alba, sabi ko nga, iba-iba yung case eh. Kung may sobra sa $10,000 pera nila, iba, iniiwan nila sa Pilipinas. Pwede naman nila ipapadala dito through electronic na transfer. So, ano sila? Medyo mas kampante sila kasi nga may budget sila. So, sa akin, ang nangyari naman kasi sa akin, hindi naman ako, hindi ko naman kahihiya. Siyempre, limited lang yung dala kong cash. No? So, kaya lagi kong pinapayo dun sa mga nagsisimula na paano natin ibabudget yan. Kasi, di ba, katulad ng kwento ko kanina, alam mo ba, binayaran ko sa ospital nung nanganak si Mrs. sa youngest namin, almost half a million na kagad. No, kasi COVID time yun eh. Sige mo, daming charges sa charges sa mga mga PPE, ang daming charges, 'di ba? Tapos ang daming charges sa mga mahal, lahat ang mahal eh. No? Kasi pandemic time nga 'yun. Kahit sabihin natin mayroon kaming insurance noon, ang laki pa rin, mahal talagang medical sa atin sa Pilipinas. May private hospital 'yun, 'di ba? So medyo malaking chunk ng ipon kinain na ron. Tapos syempre, habang nagpo-process ka pa, dalawang ginagawa mo, nag-iipon ka ng pambaon mo, tapos nagbabayad ka ng mga pang-processing mo. IELTS mo, di ba? Yung mga magkanong medical sa SLEC. 80 na ata. 80 na ata ngayon. Oo, yung diba? Adult eh. Kami, 80 na ata per head. Tapos pag bata, parang 10,000, 12,000. Kami, umabot kami 50 plus thousand nun. Grabe. No. Medical pa lang. Di ba? So, kuwari, nakaipon ka na kaunti. Biglang, uy, ang laki na naman ang babayaran ko. Nag-transfer pa ako ng license. Diba, nag-renew pa ako ng license ko kasi New Mexico license ko eh. Tapos same tayo. Oh, same tayo, sir. Ayan. New Mexico nilipat ko sa tawag mo dito, Tennessee. So, ang dami mong gastos, 'di ba? Nag-renew pa. So, yung mga unexpected na, uy, biglang naku, gastos na naman. Kailangan kong i-budget 'to kasi limited lang eh. So, ano yung nakatulong sa akin? Syempre, yung mga asset mo, ibebenta mo na 'yan. Bago ka umalis, kung may kotse ka, benta mo na yan, tulong din yan. So ngayon, regarding sa anong magandang budget for a family of four, kuwari sa akin, at least kung kaya mo, as much as kaya mong abutin yung $10,000, syempre, the best yun. Pero kung hindi naman, kuwari, in peso, magbabaong ka, at least siguro mga realistically speaking, no? Dapat meron kang tawag mo dito, yung extra talaga. Huwag mong isagad doon sa sakto lang. Kasi, kunyari, alam ba bakit? Kunyari, biglang, kukumpitin mo na eh. Kunyari, yung nakuha mong apartment, magkano ba? Kunyari, nakuha mong apartment, around $1,500. Magkano na kagad yun?
Diba? Wag mo, ano, wag mo isakto lang na, kasi may mga babayaran ka pa eh, deposit, may babayaran ka pa na, kuwari, nag-apply ka ng kuryente rito, diba? Nag-process ka ng ano, application ng rent mo, or ano, may mga babayaran ka talaga, may gastos talaga rito. Isa pa, paano pag umabot yung point na kailangan mo magbayad na ng next month? Kasi usually, ang mga agency, babayaran nila yung first month rent mo. Tama. Mm-hmm. Diba? Tama. E paano pag umabot na next month rent, tapos di ka pa nakapag-start ng work? Paano mo babayaran yun? So dapat, naka, ano yan, naka-budget na yan na mayroon kang baon na sobra-sobra talaga hanggat kaya. No? Kung kayang lahat ng ipon mo plus makahingi ka ng konting tulong sa kamag-anak mo, gawin mo na. Lahat ng diskarte, gawin mo na. No? So kung yari, family of four, magdala ka at least more than 300, 400,000 peso, may dala ka. Mas marami kang dala, mas okay. Di ba? So, hindi ko naman sinasabi maubos mo lahat yun. Hindi talaga. Kasi iba na yung safe ka. Kasi pag biglang nabitin ka, paano? Di ba? Totoo yun. Di ba? Paano? Paano gagawin mo? So, halimbawa, yung sa akin, ito, hindi ko yung na-expect to. Ang usapan sa agency, pwede mong hulug-hulugan yung, ano, yung plane ticket. Kasi sagot nila ako. Pero hindi nila sagot yung tatlong dependent ko. Opo, opo. So, binayaran nila yung plane ticket, punta kami dito. Tapos, ang usapan, may refundable naman ako. So, pero yung matitirang ano pa, kumbaga loan pa na lumalabas, pwede kong ibasagin. Diba, hulug-huluga mo, wala. Payment terms, kumbaga. Eh, nangyari, biglang inawas nila lahat. Paano inawas? Inawas lahat ng refund ko. Tapos, consider nila na yung pang first month rent ko dito, parang refund ko rin. So, inawas din nila doon sa plane ticket. So, eh, dumating ako, alanganin eh, di ba? November 19 ang move-in ko dito. So, ang binayaran lang nila is yung from 19, yung prorated rate na from 19 hanggang 30th ng November. Yun yung binayaran nila. So, that's around mga $600. Pero yung first month rent na dapat sagot nila, inawas nila dun sa ano sa plane ticket. Oh, yeah. So, ganito mangyayari. Wala kalahating buwan pa lang ako dito, kailangan ko na magbayad ng one month rent. Na 1,000, di ba? $1,475. Malaki yun. Ngayon, dalawang option ko dyan. Kakausapin ko ba sa agency na, hey, di ba may napag-usapan tayo? Or actually, kasalanan ko yun, hindi ko pinush yun eh. Pero, pwede naman dapat talagang i-payment terms. Ang ginawa ko na lang, sandali, ano ba? I-payment terms ko ba? Or okay na ako rito na at least wala na ako utang? Yun ang inisip ko eh. At least sa budgeting ko, direkta na kagad. So, I opted for wala na lang ako utang. Kasi nga, medyo may baon naman ako konti. So, yung sabi ko, okay, sige, kinumpit ko yan. Kahit dumating yung December 1, mababayaran ko yung rent, meron pa rin akong konting extra. So, feeling ko naman, by December, makakapag-start na talaga ako ng work. Yung January, okay na. Mababayaran ko na yan. Ano ako, ha? Medyo high risk yun yung ginawa ko. Kasi, yung in-expect ko, medyo na-delay. Yung SS ko, hindi dumating kagad. Yung problema mo, pag wala kang SS, di ka makastart. Totoo, totoo. Si agency, pinadala daw yung SS sa akin dito sa apartment ko, sa address ko. Nag-return ano daw, delivery sa kanila. Undelivered daw. Bakit? So, hindi. Nagka-problema. Dapat kasi talaga, initially, pag dumating sa kanila yung SS, pipicture na nila yun, tapos papagadala na sa akin. At least yung soft copy na, makakapag-start na ako ng work. Hindi nila ginawa okay, yun. Okay. So, walang pinadala sa akin copy. Hindi naman na-deliver dito. Bumalik pa sa kanila sa Nashville. Sa Nashville sila eh. So, sabi, bumalik yung ano mo, after a few weeks, bumalik sa kanila. So sabi ko, picturean nyo na, send nyo na sa akin para makapag-start na ako. So, doon lang, kaya na-delay ako. Hindi ako kagad nakapag-start. Oh, so, nakapag-start ako parang half of, ano na, almost half of December na. So, nung pumasok na ako niyan, pumasok na ako ng ano, almost half December. Buti na lang, may salary na end of the month. Kasi January 1, bayaran na naman ako. Pang second month ko na nababayaran na rent yun. No? So, hugging lang talaga. Saktong-sakto lang. Yung napasok ko noong December, pagkasweldo ko, dumaan lang sa palad ko. Bayaran ko ng rent. So, di ba? So, pero sabi ko nga, kahit hindi pa dumating yung, ano, kakayanin pa naman, pero medyo masasagad ka na. So, ang payo ko dyan, kung ano yung kaya nyo dalhin, dalhin nyo. No? Lalo kung may pamilya kayo, mas maganda lagi yung medyo sobra. Ngayon, kung talagang, sabi nga natin, iba-iba sitwasyon ng tao, kung talaga sa tingin nyo,
hindi talaga makakapagbaon ng budget na ideal para sa number of people na kasama mo, I would advise na mauna ka. Huwag mo unang sama. Practical na tayo. Huwag na tayo masyado idealistic na sabay-sabay tayo, masaya tayo doon, di ba? Sabay-sabay tayo magkaka-adventure din na. Pag ano ka na, maging practical ka na. Kung wala ka talagang baon at sa tingin mo talaga na saktong-sakto lang yung pera mo, mauna ka. Kumuha ka ng mas maliit na apartment. Tama, tama. Matulog ka sa simpleng kutsyon lang. Di mo kailangan bumili mamahaling kutsyon. Kahit ano lang, kahit tayo sa Pinoy, kahit karton. Kung ako mag-isa, kahit sa karton, matutulog ako eh. Di ba? Kung ako lang mag-isa. Kasi kung ikaw lang, magutom ka, kaya mong tisin eh. Pero pag may mga dependents ka, tama, na umahasa sa'yo, tama, kailangan tama, well-played opa talaga yung plano mo. Kasi marami nakaasa sa'yo. May mga pamilya ka. So, kung sa tingin mo talaga na hindi enough yung time para makapag-ipon sa Pilipinas na may babaon mo rito, don't take the risk. Mauna ka na lang. Mauna ka na lang. Set up mo muna dito mag-isa. Kubuha ka muna ng isang kwarto kung kinakailangan. No, at least mas maliit ka agad yung rent mo. Yung budget mo ng pagkain, kaya mo nang bumili yan. For you, for yourself, okay na yan, mababudget mo yan. Hanggang sa mag-accumulate ka muna ng sahod. Bago mo na lang sila pasunurin. Di ba? Kasi ganun din lang naman eh. Mangyayari yung pabasahin naman nila, ikaw rin naman magbabayad yan. Long term. Diba? Hindi naman sagot na agency, diba? Sana ako sasagutin ng agency, sige, bitbitin mo na kagad. E ganun din eh, aawas din naman sa'yo eh. Nakasagot lang naman ng agency lagi, ikaw lang eh. Tama. Yun ang advice ko. Kung kaya mo magbaon, nasa tingin mo, pag kinumpit mo, kasi makakumpit mo naman yan eh. Bago ka umalis sa Pilipinas, alam mo naman na magkano yung kinuha mong apartment. May idea ka naman kung magkano yung mga kuryente, magkano yung mga gastos mo sa telepono. Paano mo malalaman? Magtanong ka. Tanong ka sa mga nauna rito, magtanong ka sa Lefora. Ako, pinanood ko lang yung mga YouTube channel. Halimbawa, nanood ako ng malaking tulong talaga yan. Sila Nurse Juan de la Cruz. Sila Nightingale. Tama. Mama RN. Lahat yan, pinanood ko yan. Wow. Diba? At very thankful ako sa iyo mga yan. Kasi ikaw sir, pinapanood din kita eh. Subscriber mo ako eh. Nakita mo ba? So, thank you. Sorry, sana okay lang sa oras mo. okay lang. Umiinit na lang ang kwentuhan. Okay. Itong episode to, ano to eh, stagger to siguro, tatlong uploads to. Grabe, sarap ng kwentuhan eh, no? Parang inuman lang. Pero the best answer, okay yan kasi maraming mapupulot ng mga viewers natin. Opo, totoo, no? Totoo yun, sir. Teka, wait lang, sir, balik lang tayo dun sa yung isang kid mo nag-school. Ano, paano ka naghanap ng school para sa kids mo? Nahirapan ka ba maghanap? Hindi naman. Actually, yung sa school kasi dito, ang kagandahan kasi yan, bawat, kung saan ka nakakuha ng apartment, usually may school district. Kumbaga may sakop yan na lugar. No, kung ipa-public school mo siya, depende ako saan ka nakatira. Okay, so, dito kasi, madali lang. Sabi mo nga, option mo, either private school or public school. Dito naman, ang public school kasi, sobrang ganda rin naman ng school system. So, ang pagpili ng school dito, so, sa akin, syempre, una kong choice, yung libre muna. Public school, di ba? Kasi, isi-search ko naman yan. Ano yung mga school sa district namin na maganda ang review? Madali lang i-Google yan. So, research mo lang, ano yung mga magandang reviews, ano yung magandang... makikita mo dyan yung mga score nila, may score system yan, kung gano'ng kaganda yung quality ng education na binibigay nila. So, doon pa lang, makakapili ka na. Tapos, dahil nga libre na siya, medyo isang tanggal na yun sa worries ko. No, kasi nga, nasabi ko nga, nasa budgeting mo yan. So, doon pa lang, nakapili na ako ng isang school na malapit din lang sa amin. Actually, one block away lang siya sa facility ko. Wow. Tapos, malapit lang doon, so 5 minutes drive din lang. Tapos, madali ang application ng school dito. Pagdating namin, dadalhin mo lang yung sa medical certificate na nakuha mo sa NCLEX. Tapos dadalhin mo education department ng state na kung nasan ka. Sa amin, sa city namin, sa Columbia. So, bibigay ko lang doon. I-assess nila yan kung tama ba lahat ng vaccine. Yun kasi yung importante dyan eh. Tapos dala ko lang school records ng anak ko na kung ano yung mabibit-bit mo galing sa Pilipinas. So, hindi naman sila maikpit doon. Mas more on maikpit pa nga sila sa vaccine eh. So tulad sa anak ko, nagkaroon siya ng isang masyadong maaga daw nabigay yung DPT yata ng vaccine. Kailangan ulitin. So sinabi ko lang kagad na wala pa akong SS.
Wala pa akong income, di pa ako nag-start ng work. So, nung nalaman naman nila yon, hindi na ako charge. Binigay pa rin yung vaccine. Wala na, charge. Okay. Oh, basta okay. Dito, sasabihin mo lang kung ano yung ano, sitwasyon mo. Sabi ko, bagong immigrant ako, pinaprocess pa lang yung SS ko. So, ganun. Tapos, nauna na siya. Na, ano ko na, dinala ko lang, pumili lang ako na school kasi dito online naman lahat. Doon pala, sinagutan ko na lahat ng mga information. Hmm. Tapos, ano lang ako, na dumiretso na ako sa school to bring yung mga documents niya, birth certificate, copy ng passport, ng visa. Tapos, sobrang bilis. As in, on the day mismo, pwede mo na siyang pa-start. Pwede mo na ipapasok ng anak mo. Oo, talaga. Ganun kabilis. So, yung anak ko, pagkapasok namin, parang weekend kasi yun, on, yung next Monday, pina-start ko na siya. So, dito, free ang school bus. So, wala na siyang problema sa school bus. Sa transportation, wala akong problema. Libre naman siya. Dadaan na, may schedule lang dyan. Tapos, sa pagkain, pwede mo siyang ipabaon ng pagkain. Tapos kasi dito, meron din kasing ano, yung parang sa system nila na online lang naman yun, pwede mong i-load ng baon yung anak mo. Kaya rin, load mo lang $30, $50. Sa kasi school. Anytime pupunta, siya, ano, anytime pupunta siya sa cafeteria, pwede siyang pumili. Maaawas lang yun sa account niya. Tapos makikita mo online kung ano binibili niya. Okay, oh, okay. So ganun lang, makikita mo na. Ba, ako, yung gagawa ko sa anak ko. Oh. Kasi may menu na yan, ibibigyan ko ng menu eh. Sabi mo, sige anak, pwede ka kumain sa school ng Wednesday and Friday. Kasi pizza day sila sa Friday, tapos masarap naman yung pagkain ng Wednesday. Okay. Yung the rest of the week, magbaon ka. So gano'n yan. So meron silang breakfast, meron silang lunch. So ikaw na mag-manage kung magkano gusto mong pag-gasto sa anak mo. Basta may pera na siya sa account niya. Galing. Maganda yung system nila rito. Tapos, actually, mas kabado pa nga ako sa anak ko. Siyempre, alam mo naman, yung una, isipin mo, baka mabully. Kasi, ano to eh, di ba? Sa South kami, medyo, ano to, yung state talaga na, ano, medyo mga white talaga, or ano, no? So, hindi naman. Actually, ang maganda kasi dito, meron nga tayong tinatawag na, ano, yung Southern Hospitality. Medyo napatunayan ko dito sa, ano, sa Tennessee. Mababait talaga yung mga tao. Eh. Tipong, biglang kakausapin ka na lang, parang grocery ka, makikipagkwentuhan sa'yo. Parang very open sila na ano no, biglang kakausapin ka ganyan. Sa atin pag biglang may kumausap sa iyo, baka budol 'yan, no? Ayoko sa. Weirdo, no. Oh, sino ba 'to? Ganyan ako sa kanya, baka budol-budol 'yan, wag mo kausapin 'yan, 'di ba? Pero dito hindi, dito ganoon talaga sila, no. Ano sila, very approachable naman pag tinanong ka. Apo. Friendly, mga friendly yung mga tao. Syempre, hindi ko naman nila lahat, mayroon pa rin siya mga hindi. Pero karamihan kahit sa mga neighbors namin, napaka-welcoming, napakabait. Tapos yung anak ko, swerte lang kasi dahil malapit lang sa school yung apartment complex natin. Yung mga kalaro niya rito, karamihan mga ka-schoolmate niya rin or classmate niya rin. So, ang dami niya ng barkada kagad. So, sabi ko, dyan din sa apartment niyo? Kasi district nga per district siya, di ba? So, marami mga bata rito, doon din nag-aaral. So, nakabuo siya kagad ng mga kaibigan niya, ganyan. Tapos niya, tanong ko, may nambubuli ba sa'yo? Ganun. Kasi yung unang kabako eh. Eh sabi niya, no, walang nambubuli, sobra daw enjoy siya sa ano niya, sa school niya, dami niya na daw friends. So doon medyo nakampante na kagad ako. Kasi mas kabado pa ako for him talaga. Kasi bagong salta, tapos Filipino, diba? Asian. Siya lang, parang isang Asian lang dun eh. Diba? So ano talaga eh, sa school niya. Pero awa ng Diyos, ang dami niya namang naging kaibigan kagad. Tapos wala naman daw nambubuli. So yun ang isang masaya ako, bahay napili ko rin yung itong Tennessee, itong Columbia. Kasi yung ano nga, very hospitable yung mga tao. Ano sila? Madaling makausap, hindi sila snub, hindi mainitin ang ulo, parang ganoon. Ano in general, okay ako dito, okay kami dito. Sabi nga nila sa Colombia daw, it's a good place daw to raise a family. So, yun, natuwa naman ako nung sa dami na ng mga nakausap ko dito. Sabi nila maganda daw yung napili kong lugar. Kasi syempre, kino-compare ko rin sa mga kakwentuhan ko, ba sa California, sa New York, medyo mga big city talaga. Yung tipong sabi, ako pre, dito hindi ganyan. Dito, di ba? Snap dito. Kaya, ano, bad trip na dito. Pagka, ano ka, babagal-bagal ka. Kaya, parking lang, hawain ka na, yung mga ganun. So dito kasi hindi, bigayan. Pag nagdadrive ako dito, sobrang layo. Compared sa nagmamaneho ako sa Pilipinas. Diba? Totoo. Dito, bigayan. Malayo pa lang, pagbibigyan ka na. Di ba? Dito, walang, ano, yung git-gitan. Ano. Hindi, talagang, ano sila. Kasi luluwag ng kalye, di ba? Tapos, ano sila, sumusunod sa mga traffic rules talaga. Ganun. Yun lang yung mga nakakapanibago na masaya. Masaya na nakakapanibago. Pero ano talaga, yung medyo mas less stress dito sa napili kong lugar. Yun lang naman. Very thankful ako dun. No. At syambahan ko yun.
Oo, nakita ko ngayon sa video mo yung naglalakad kayo, tapos may parang Ford na pick-up ba yun? Tapos malayo pa lang, tumigil na agad siya, di ba? Oo, dito yun. Tapos talagang padadaanin kayo, patatawirin kayo. Kahit pa nagmamaneho ka, malayo pa lang. So ako, naging ganun din ako. Kasi ibang maneho ko dati sa Pilipinas. Sa Pilipinas, talagang unahan. Oo, iba dun, iba na. Di ba, pagbabagal-bagal ka, maunahan ka, di ba, mga ganun. Dito, hindi. Na-adapt ko yun, yung ganung maneho na malayo pa lang pinagbibigyan ko. Kasi you're not in a hurry talaga dito. Pag nag-drive ka naman, sa luwag ng kalye. Diba? Pagpapasok ka sa trabaho, ilang minuto lang. Hindi mo naiisipin yung traffic, maghihintay ka, ganun. Hindi talaga. Sobrang maayos ang mga kalsada, sobrang ayos ang traffic rules, lahat sumusunod, yung mga stoplight, lahat gumagana. Diba? Walang... Gumagana talaga lahat. Talagang maano ka dito. Masaya, masarap mag-drive dito. Ibang-iba. Diba? Wala mga sumisingit ang mga motor. Ang dami mga motor. Oo, palang, no? Dami sa atin yan eh. Wala. Peaceful mag-drive dito. So, yun. Yun, sa school. Regarding nga sa school, yun. Maayos naman, madali. Maganda ang school system nila dito. Yung public school nila dito, pagdating mo, yung talagang sabi nga ng misis ko, wow, parang level ng mga Zubel na to. Kasi ang ganda talaga ng facility nila. Cafeteria nila, sobrang ganda. Inikot namin eh. Mga classroom, maayos. School tour din, ah. Oo, kasi pag unang araw ng anak ko, sinamahan namin eh. Pinakilala sa teacher, classroom, ganyan. Ang ayos ang system nila. Tapos ano yun nga, may free school bus na ganun. Kaya, ano, kumbaga, ibang-iba yung idea natin ng public school sa Pilipinas sa public school dito. Hindi naman sa'yo na ano ko, di ba? Totoo yan. Maano siya? Nice. Ang system nila. So, ganun. Okay, sir. Sorry. Teka, may nag-error lang. Ba to? Wait. Simula. Tayo lang, sir. Simula. Ayan. Okay. Sir, okay. Mga last few questions lang tayo. Okay. Kayo naman, bago pa kayo, no? Ano mga pinapasyalan nyo dyan, sir, dyan sa Colombia, no? During your days offs? Anong mga libangan nyo as a family? Dito kasi sa Colombia, no? Sa area muna namin. Tulad yan, ang ginagawa ko, in-exhaust ko muna yung pwedeng pasyalan dito. Kasi sa simula nga, pagbago ka sa lugar, syempre lahat naman sa'yo bago eh. No? So hindi mo kailangan lumayo ka agad o long drive ka agad. So dito, maraming pasyalan dito. Unang-unang mga parks. Ang lalaki ng mga ano dito, mga national park dito. No? So pag punta mo pa lang sa parks, ang dami ng mga playgrounds, diba? Andiyan yung mga lumang trains na naka-display. So sa mga bata, enjoy na agad sila ron. Tapos dito kasi sa amin, meron yung downtown Colombia. Hello? What happened here? May pinakagitna ng city, nandun yung ano, yung mga places na pwede mong pasyalan. Tulad yung isang video ko, dinala ko sila doon sa ano, a museum. So parang toy museum siya, natawag sa kanila doon, pero parang siyang indoor playground. So yan ang mga pinapasyalan namin. Kasi ano yun eh, in-expect ko nga magbabayad ako noon, alam mo ba, pagka-inquire ko. On that day, parang meron silang free ticket sa pinamimigay. So, libre ko rin lang na punta yung mga anak ko doon. No? Nakapaglaro sila doon, 2 hours yun, na free lang. Tapos, pwede mo silang bilanan to, ganyan. Tapos dito yung mga pupuntahan mo, yung mga local na restaurant nila. Diba? Bago sa amin, meron kami malapit lang dito sa amin na ano, buffet. So, pagka nag-ano ako dito, nagkikrabe ako ng Asian food. May Chinese buffet na malapit sa amin. Ano mura. Sir, magkano na ang Chinese buffet ngayon? Oh, ito ang buffet ah, dito sa amin, $10 per head. So magkano na sa atin? So, 500 pesos, 570. Pero sobrang daming pagkain na. No? So fresh na mga baked salmon, mga shrimps, lahat. Mga sweet and sour, fried rice, lahat. Ang dami talaga. Mananawa ka sa dami ng pagkain. Ngayon, sabi ko ba, parang mura nito ah. Kasi kung compare mo sa Pilipinas, kumari mag-ano kami, sambaw ko gin or Vikings or yun, parang kamahal per head eh. No, parang doble ka agad. Sabi mo na parang $20 ka agad. Tama. So dito parang half the price ka agad. Tsaka dito, nagulat din ako. Lahat ng kainan namin, kahit fast food or ano, lahat bottomless soft drink. So so sabi ko ba, okay to ah. Kasi mahilig ako sa soda eh. No? So mahilig ako mag-Coke Zero, ganyan. So dito, parang una nahihiya pa ako, pwede ba ako kumuha ulit? Parang gano'n. So sabi nung, ano, yung barkada ko nga sa California, sabi, pre, kuha ka lang, ano yan, bottomless yan. So, ano yan,
mga servings ng pagkain, ang laki. Pag bumili ka, ba, fast food, ang laki ng food serving. So, yun, mag-e-enjoy talaga kayo doon. Ang pagkain dito kasi sa Colombia, affordable naman. No? Ang isa pa pala maganda kasi dito, kaya ako rin pinili itong state na to, yung ano, sa state tax, wala kaming income tax eh, sa state. So, talaga? Ano, federal tax lang ako. Okay. Okay. So, pero dito, ang tax, binibili, ano, naka-tax na siya sa, ano, sa groceries mo, pagkain mo, which is okay din lang naman. No? Nagbabayad naman talaga tayo ng tax eh. So, yun, mga pasyalan namin dito, more on yan, mga parks, nature. Nature talaga yung na-enjoy namin dito. Kasi bumuhay ko naman sa city ako eh. So, Las Piñas ako. Tapos, bago ko may umalis, tumira kami saglit sa Taguig. So, sa BGC. So, sitting city naman yung tirahan namin. So, yung lumipat kami dito, ina-enjoy talaga namin yung nature. So, ang daming pwedeng puntahan ng mga parks. Ang daming pwedeng pasyalan ng mga lugar dito. Although, yung dating kasi namin, medyo winter time. Limited din lang talaga. Hindi kami masyadong makalabas. Ang ginaw eh. Masakit sa kamay, no? So, masakit sa ilong. So, ano lang, papasyal konti, laro konti para lang ma-enjoy. Tapos, uwi na rin. No? Tapos, marami na. Ang maganda kasi yung sa apartment ko rin na napili, paglabas namin dito, dikit-dikit, nandiyan ang Walmart, Kroger, Biglas. Oh, convenient, ha? Dollar General. Sobrang convenient. Dollar General, Dollar Tree, Aldi, lahat nandito eh. Kasi nga, maliit na city lang naman ng Colombia. Yung napili kong lugar, nagkataon lang, ano lang, few minutes away, ang Biglas na, tsaka Dollar General, pwede ko lakarin. So, tatawid ako, Kroger na. So, ganun, marami talagang pwedeng puntahan. Pero more on mga ganun, grocery, department store. Kasi wala naman dito yung parang mall na malaki na nandun na lahat. Eh. So, iikutin mo talaga. So, pero enjoy, enjoy talaga. Kasi lahat naman, sabi ko nga, lahat naman dito bago sa amin. So, kahit saan naman kami pumunta, bago sa paningin namin, kaya ma-enjoy mo rin. Tapos yun, nahanapin mo yung mga lokal na kilala na restaurant, diners, ganyan. So, kung may konting extra, naka-budget naman yan, na-try mo rin, ganun, unti-unti, para na-experience din. Pag sahod, kain ka, ganyan. So, yun. Ano pa lang, simpleng pasyal lang. Simpleng pasyal. Tapos, ang daming events eh. Nagkataon kasi pagdating namin, Thanksgiving. So, tapos meron, tama, ano, tama. Merong yung Christmas parade ng, ano, ng downtown Colombia. Napuntahan din namin yun. So yan, nandiyan, talaga ang dami, nagpa-parade sila, ang dami noon. Tapos may fireworks nung New Year, napuntahan din namin yan. So ano yan, kung ano yung events sa lugar nyo mismo, yun mo na-enjoy nyo para less gastos, oh, no, diba? Less layo ng drive. Kasi syempre hindi ko rin ina-advise na maglo-long drive ka kagad. Kagad. Kasi unang unang makapag-gastos ka. Pangalawa, kung hindi pa activated ang insurance nyo, medyo ingat ka rin. Totoo diba? Yun. Kasi, totoo. Oh, kung hindi pa, wala ka pang insurance, nagkaroon ng knock on wood, nagkaroon ng problema, makapag-gastos ka. So sabi ko nga, lagi stay practical. Practical kayo. Total, bago naman talaga lahat sa inyo, enjoy nyo lang muna yung sa area nyo. Tapos enjoy nyo yung mga pasyalan na libre. Marami naman libreng pasyalan. Diba? Tama, tama. Nalala ko dati, sir, namasyal kami dati, punta kami US, sa Seattle. Nagkasakit agad ako, putakte, 5 minutes lang, $100. Yeah, di ba? Yan, kasi una, weather, hindi mo alam, di ba? O kaya, ano, adventurous ka, kumain ka na something na ano, nakasira ng chan mo, so nakakatakot din. Di ba? Seattle kayo namasyal, dyan ang ano, point of entry namin, Seattle. Ah, talaga? Oo, from ano kami, Philippines to Japan to Seattle, tas Nashville, tas dito. Ah, oh, okay. Okay. Okay, sir, ito. Teka, last two questions tayo. Sir, Mark, para sa ano, ano yung mga tips mo lang doon para sa mga tao na waiting for approval no ng mga visa nila no para mas prepared lang sila pagdating pagsalpak sa US both sa sabihin natin skilled nursing facility kasi marami din talagang papuntang skilled nursing facility tsaka sa buhay Amerika lang. Ah, okay. So, ang ma-advise ko dyan no, for those na diba, nasa processing stage na sila, naghihintay na sila. So, mga pinaka-importanting ma-advise ko sa kanila, ito ah. Unang-una kung siguro pinaka-importante na sa lahat yung finances. Kasi ang mental preparation, alam ko naman, bago pa lang kayo mag-NCLEX, mentally nagpre-prepare na kayo niyan. Alam mo na eventually kung anong gagawin mo. Alam mo na yung goal mo, alam mo na yung gusto mong gawin. Kasi kailangan mo yan para mapasa yung NCLEX. Diba? Totoo yan, oo. Hindi ko na kaya-questionin yan. Hindi ko na kaya-questionin kung buo ba yung loob mo. Ano. Hindi, pag-take mo pa lang yung NCLEX at gusto mong pumasa talaga, alam ko gagawin mo na lahat para makuha yun. So mental preparation, lakas sa loob, alam ko nandiyan na yan. Pag naghihintay ka ng processing mo, mag-focus ka sa finances. Mag-ipon ka talaga. Kasi mabigat.
Unless lang nalaga maraming tumutulong sa iyong kamag-anak, kung maganda talaga income mo sa Pilipinas, hindi, swerte ka. Pero kung hindi, mag-ipon ka talaga ng pangbaon at pangbayad ng lahat ng processing mo. Diba? Kasi iba na yung talagang prepared. Yan yung unang-unang ako na advice. Pangalawa naman, skills-wise, kung iba kinakabahan, ay wala akong experience masyado o ang tagal na experience ko or kailangan ba mag-work muna ako bago pumunta ng US? Yeah, diba, dami nagtatanong yan. Dami nagtatanong yan eh. Ganito yan, guys. No? Kasi kung sa skilled nursing facility ka naman, at kung kahit sabihin pa natin hospital ka, sabi ko nga, hospital, minsan may requirements sila eh. Kung wala ka rin current experience, di ka rin naman makakapasok basta-basta sa hospital. So sabihin natin, sige, sa skilled nursing facility, kailangan ba may experience o kailangan ba currently employed? Ang sa akin, ganito, iba na yung meron ka experience konti. Okay din naman talaga yun. No? Sa akin kasi, nagkataon may experience talaga ako, matagal na ako nurse. So, kahit matagal na ako nurse, dahil natigil-tigil ako, pag salpak ko dito, syempre mangangapa ka pa rin. At kahit sabihin ko pang nag-work ka na sa Pilipinas, pagdating mo dito, maninibago ka rin naman talaga. Eh. Tama. O, kasi iba talaga yung setup nila dito eh. Iba yung gamit, iba yung ano, minsan mas advanced sila, iba yung mga infusion pump namin dito, ano man. Medyo maninibago ka rin talaga, which is part na yan talaga ng trabaho. Okay lang yan, walang problema yan. For those naman ang mga wala masyado experience, o nagtagal na experience sila, kunyari after graduation, nag-experience konti, tapos nag-BPO na matagal, kinakabahan. Okay lang, pumasok kayo, walang problema yan. Huwag yung isipin na, ay, wala akong current experience, balik muna ako ng hospital ulit. Hindi na, huwag na ako, kung sa akin ha, kasi ano, bakit? Totoo yan. Kung bumalik ka pa ng hospital, lilit pa yung sahod mo eh. Eh kung nasa BPO ka na, kumikita ka na ng malaki, or okay, ipunin mo na yun. Mabalik ako sa skills. Hindi na, wala na yan. Ano man na, ipunin mo na yung budget mo. Dito, babalik ka rin naman talaga sa simula. Magte-train ka rin naman talaga sa totoo lang. So dito mo na develop yung skills mo. Lakasan na lang ng loob. Diba? Ano yan? Huwag ka nang bumalik uli sa ano sa hospital or mag-volunteer ka o ano na. Kasi yung time na yun, mahalaga yun eh. Habang inihintay mo yung processing mo, mahalaga yung time na yun para makapag-ipon. Tama yan. Yun na yung priority mo. Huwag yun yung focus eh. Na, tama. Oo, babalik ka pa uli, bababa uli sa sahod mo, o ano. Hindi na, huwag na. Gawa ka na ng paraan para mag-ipon sa ano, baon mo. Yun ang tip ko, financial. Diba? Sa skill, sabi ko nga, with or without current experience, meron at meron ka nang alam niyan eh. Kasi nag-aral ka na ng nursing eh. Nag-NCLEX ka na eh. May idea ka na niya. Huwag kang kabahan. Meron at meron magtuturo sa'yo, meron magtatrain sa'yo. At mapipilitan ka rin talaga mag-adapt. Lahat naman ng tao nag-a-adapt eh. Diba? So kung ano yung trabaho binigay sa'yo, kahit naman ako eh, minsan kakabahan ka talaga pagdating mo. Parang, oh, ano to? Hindi ko alam to. Ma-adapt mo yan. Lakasan lang ng loob. No? So, ang practical sa akin, doon ka mag-prepare sa practical. Wala mo ng pera. Kailangan mo ng ano. Diba? Kasi sasaba ka sa ibang bansa eh. Kung wala kang maasahan, kung wala kang kamag-anak dito. Tama yan. No? Diba? Paano na? Kung may mga dependents ka, paano na? So, doon ka muna sa pinaka-practical. Tsaka mo na yung problemahin yung mga skills. No? Ano na yan? Naaral mo na yan eh. Meron at meron ka matututunan dyan. Meron ka ma-apply dito. So, yun ang ano, ma-advise ko sa kanila. Use those few months or di natin isang taong ka naghihintay para mag-ipon. Lahat ng diskarte, gawin mo na. Magtabi ka na lang magtabi kasi habang nag-iipon ka, gumagastos ka rin sa processing. So yun na yung ano, i-focus mo. Tapos siyempre, yung ano, yung sabi ko, yung mental preparation nandiyan na rin naman. Pero I'm sure prepared na kayo dyan. I-mindset mo lang lagi yung sarili mo na tulad na sinabi natin kanina, kung kaya ng iba, kaya mo rin yan. Diba? Tapos, ano ka, it helps na ano ka, yung, sa akin kasi naniniwala ako yung ano, power of attraction. Pag lagi mo siyang iniisip, ano kayo, geared towards ka dun sa goal mong yun eh. So, lagi mo siyang ina-attract, lagi mo siyang iniisip. So, laging ganun lang yun. Siyempre, darating yung time na sobrang hirap. Ako mismo naranasan ko yun, sobrang hirap talaga. Sobrang, parang sabi ko, ano ba to? Ba't sinusunod yung hirap? Bakit? Ang hirap for me ah, kasi nakikita ko yung mga kabatch ko. Nasa abroad na, bumibili ng bahay, gaganda ng kotse, sa travel. Diba? Totoo yan. Sa hospital yun eh. Kasabay ko lang yan eh. Diba, classmate ko lang yan eh. Bakit sila sobrang successful na? Alam mo, ang kaysa masiraan ka ng loob, ako iniisip ko nun dati, bakit sobrang hirap ng ginagawa ko? Bakit ba't wala kaming pera ngayon? Bakit ganito yung mga negosyo ko nalulugi? Alam mo, lagi ko iniisip nun, for me, a mindset ko nun. Sabi ko, hindi, success story ko lang to. Pinapaganda ko lang yung story. Kasi balang araw, magiging successful ako. Tapos, ikikwento ko lang lahat ng hirap na to.
Oh, So, yun yun ang yun. pampakalma ko. Oo. Yun yung pampakalma ko sa sarili ko noon, nung pag nasa oras ka nang talagang nahihirapan ka, na parang you against the world na talaga. Isipin mo lang yun na, hindi, success story ko lang to. Di ba? Balang araw, kakwento ko lang to eh. No? Kasi focus ka naman sa goal mo eh. Kailangan yung mindset mo nandun sa goal mo. Tapos araw-araw, yun lang iniisip mo, paano mo i-achieve yung goal na yun. Di ba? Kasi equipped ka na yan, nandiyan na yung skills, nandiyan na yung talino, nandiyan na lahat. Kasi inaral mo na yan eh, nagawa mo na yan eh. Di ba? So yun, yun yung ma-advise ko sa kanila. Laging mindset, tapos syempre yung practical, mag-ipong ka na. Kung naghihintay ka na lang ng visa mo, mag-ipong ka na. Yun na yung ano mo, wag ka nang mag ano, volunteer sa hospital. Nasa iyo oras, di ba? Tama yun, tama eh. Yun. Oh. Wala mag-ipong ka na. Wala practical ka, di ba? Ayun. Yun. Ako naniniwala talaga ako dun sa law of attraction, no? Whether good or bad, pag lagi mo iniisip, yes. Oh my God, it's gonna happen. Kaya dapat, correct. You have to filter, no? Filter mo yung iniisip mo. Tama lang lagi yung iniisip mo, no? That's oo. Secret. Tama, that's a secret, oh. Very basic, pero very powerful. Law of attraction. Sir, okay, last question lang. Kasi, well, isa ka sa mga nakakausap ko na business-minded din eh. So, future plans mo, business pa rin, okay. No? Diyan, no? Kung may mga opportunities, no? Future plans, actually, ano yan, no? Sabi ko nga, pagdating nyo dito kasi, parang daming opportunity, limitless, no? Ano yan, ang sarap niyang isipin. No? So, for me, una, dito, sa career pa lang, marami ka ng options kaagad. Sabi ko nga, pwede mong tapusin yung contract mo, lipat ka sa facility yung gusto mo. Alam mo, gusto mo mag-dialysis nurse o gusto mo bumalik sa hospital. Ano? Other than that, negosyo, ang dami ka rin. May mga kaibigan ako dito. Some of us are planning din na magtayo ng mga assisted living na facility. Mm-hmm. Yeah, diba? Or yung hospice. Okay din yan. Maganda mga option din yan. Eh. Kasi, learning mo ako, sir. Sir, sorry. Alam mo naman, mukhang pinipigil tayo ng tadhana. Kasi putol bigla. Walang pipigil sa atin. Ulit lang na ulit. Okay, so going back doon, no, sir. Since I know na ikaw lang nakausap ko na business-minded din talaga, no. So para sa iyo, no, ano yung mga future plans niyo? Kahit parang glimpse lang, no. And ano yung mga para sa nakita mo mga opportunities diyan na maganda para sa mga para nagsiswak sa mga interest mo din. Ayan. Oh. So, kung future plans lang, kasi nga dito, ano eh, baga, land of opportunity, ang dami mo pwedeng isipin talaga eh. Tsaka may oras ka, kasi, di ba, sa atin, kumukonsumo ng oras, sabi ko nga, dati, ang duty ko sa hospital, 12 hours a day, 12 hours a day, 6 days a week, di ba? So, talagang wala nang ibang iisipin, matulog na lang eh. Unlike dito kasi, dahil nga medyo mas hawak mo yung oras mo, tapos mas may magandang income, ang daming opportunity. So, sa akin, isa dyan, yung kaibigan ko nga nasa California, nag-iisip kami na to open up yung mga assisted living na facility or yung hospice. Ganyan. So magandang way din kasi yung para may side business kami. Di ba? May income ka. Tapos meron ka pa. Tuloy mo pa rin sa hospital mo. So either mag-hospital ka, mag-sniff ka, or pwede ka nang mag-dialysis or kung ano mo yung plano mo. No? Kasi tapusin mo lang naman yung contract mo. Eh. Then, kumbaga, ang dami pang ibang option. Eh. Alba, sa akin, ang hilig ko rin. Maliban sa medical, hilig ko mag-gym. So, pwede rin magtayo ng gym. Pwede rin ako parang gusto ko rin mag-pursue dito ng competition kasi competitive bodybuilder din ako before. So, pag gusto ko rin siyang experience dito, total, nandito na ako. Kumbaga, ang dami kong gustong gawin. Di ba? Pero, ang ano dyan, yung sa akin kasi dyan, yung ito nga, yung una namin na pinaplano, after siguro ng contract or medyo pag na-climatize na talaga ako dito sa US, ang isang plano namin na business is yung assisted living na facility. So, yan yung pinaplano namin. Kasi, alam mo ba dito, kahit nga hindi ka sa medical eh, kahit yung mga ibang Pinoy dito na wala namang medical background, nakakapagtayo sila ng ano eh, ng mga ganyang klaseng facility eh. No? So, bakit hindi natin itry? So, dito magandang way yan para magkaroon pa tayo ng side income, magkaroon pa tayo ng side business. Kasi nga, medyo dyan naman tayo geared towards talaga eh. Tsaka, ano yan, laging kami fallback, di ba? Ang hirap din eh. Kung lagi ka rin sa ano isang ano lang source of income. So dito, kung kaya naman na mayroong mga multiple source of income, di gawin natin. 'Di ba? Bakit naman hindi? So 'yun, sa amin sa ngayon, 'yun yung plano namin. Sana matupad din, 'di ba?
Iba rin talaga na pag multiple source of income ka, yung peace of mind mo iba lang din, tsaka hindi ka ganun ka-stress kung sakaling wala kang pasok or wala kang mawalang day job mo, no? Very flexible lang talaga, tsaka yung options mo in life mas open lang, no? Mas ibang level. Mas ano eh, mas mararamdaman mo dito yung mga options na pwede mong gawin. Kasi unang-una, may oras ka, tapos yung pumapasok sa yung income, mas malalaro mo siya. Kasi may extra lagi eh. Hindi ka, di ba yung tawag natin sa Pilipinas, ang kahit santo ka. Ang hirap, pag talagang ako, bago ako nakapagtayo ng business sa Pilipinas, sobrang hirap talaga. Talagang butas ng karayan mo pagdadaanan mo. So dito, kung may oras ka naman, sabi mo, 3 days a week kang papasok sa ospital, dami mong oras para mag-isip ng ibang bagay. Tapos hindi ka masyadong kabado kasi nga may pumapasok ka pa namang income. So marami tayong ibang options dito sa US. So ano yan, para sa ating mga Pilipino, napakasipag naman talaga. Alam naman natin, majority natin mga Pilipino. Pagdating dito, na ano nila yan eh, natatap nila yan mga opportunity na yan. Diba, nagtatayo ng restaurant, diba, nag-i-import ng mga Filipino goods, diba. Ang dami mo pwedeng gawin dito. So sa akin, alam ba, gym, sabi ko nga, isang hili ko yan, bakit naman hindi? Diba, eventually. So yun, ang dami mong pwedeng laruin. Ang dami mo pwedeng isipin na side business. Well, nandito ka na eh, land of opportunity eh. Di, gawin mo na yung, ano mo, yung mga pwede mong posibleng gawin. Diba? Para sa future and sa family mo. Tama yung time. Huwag na sayangin yung opportunities. No? Huwag na sayangin. Yeah. Yeah. Okay. Whew, grabe. Sir, marami okay, salamat. Okay ba sir? Ang dami ba natin na pagkakuntuan? Ito ata yung pinakamatagal eh. Oh, ang dami mong i-edit. Kawawa ka, ang dami mong i-edit. Laba. Grabe sir, ano buti. Ano pa, question? Para wala sir eh. Nasagot mo na lahat. Extra pa nga eh. Ayun. Ikaw pala nag-work, no? Yung wife mo, wala pa muna kasi kids pa, no? Alaga pa, no? Opo. Ganun talaga, opo. I see. Tsaka ano yan eh, bago pala kami umalis, sabi ko nga sa'yo, nung nasa Philippines kami, very thankful ako sa misis ko. Kasi nung nagsastruggle na ako sa finances, sabay naman kami nag-work eh. Sa misis kasi, medyo maganda yung position niya sa Philippines nung nag-work siya. Sa corporate kasi siya, sa insurance siya, medyo maganda na yung position niya. Nasa AVP level na kasi siya. So, sa corporate, maganda yung, ano, actually yung tumulong mag-support din sa pagpa-process ko. So, partnership talaga yan eh. So, nagkataon lang, yung partner ko, yung misis ko, ano, tulungan talaga kami. Explain ko sa kanya that time na kailangan ko mag-prepare for the exam. Nakatulong na meron siyang insurance. Nung nagbayad kami sa hospital, nanganak siya. Tapos yung income niya, chinagaan niya na siya muna yung nag-work hanggang sa nakaalis kami last year. Tapos ako naman yung nag-focus sa pag-alaga ng bata, mga bata. Ano yun eh, give and take talaga yan. So, kailangan meron kayong solid na partnership na nagkakaintindihan din kayo. No? So, yun naman yung sa amin, sa challenge namin na being a family, na ano ba yung plano? Kailangan planado talaga, nag-uusap kami. So, siya naman kasi talaga, ang dream naman niya talaga is maging full-time na housewife. Mag-alaga ng bata. Kasi ano yun, si Mrs. kumakanta yan, nagigitara, nagpa-piano, teacher yan dati, bago yan nag-corporate. So, ang calling niya, gusto niya yung nakapag-alaga ng pamilya, nakakapagluto, nakakaturo ng mga anak niya, na kumakanta sila, ganyan. So, yung full-time attention sa mga bata, which is gusto ko rin. Diba? Kasi syempre, lalaki yung mga bata, well-guided ng mami nila. So, yun, ano yung nakuha namin yung ganung tawagan namin holy order na pinagdarasal namin lagi. Na nagkaroon na kami ng ganung setup ngayon. Na ako na ngayon yung full-time na nagtatrabaho. Tapos, may oras din naman ako sa pamilya ko kasi nga, maayos na may oras dito. Ah, siya, full-time naman sa mga bata. So, ngayon, ine-enjoy namin yung ganung setup. So, hindi kami, kumbaga, wala yung social pressure na kailangan pareho nag-work o kailangan ganito. Sa amin, quality of life ang habol namin. Quality of life. Hindi kami yung, ay, kailangan magmadali, kumita tayo na sobrang laki, kailangan magyaman ka agad. Hindi. Ang habol namin talaga nung lumipat kami dito is quality of life. Yung may work-life balance, lumalaki yung mga bata na maayos. Si Mrs. nakakapagpahinga siya kasi sa Pilipinas nga, sobra yung stress niya. Tapos, sabi ko nga sa'yo, may chronic high blood pressure pa siya. Galing siya sa panganganak, may PCOS siya. So, sabi ko, time to recuperate naman for her. Dito, gumagawa niya yung mga gawaing bahay na gusto niya naman talaga, no, mag-alaga ng mga bata, tapos ako makapagtrabaho. So for now, hindi kami nagmamadali, no? For now, ang habol talaga namin is yung quality of life. Yun. Na-enjoy naman namin. Isa yung blessing na pinagdarasal namin na nakupad naman talaga paglipat namin dito. Okay.
Oh, no, kasi actually malaki din yung pressure ngayon sa mga siguro sa mga ka-age ko, mga early 30s saka late 20s na parang you have to, well, in reality you have ako to, rin naman sir, late 20s din ako. Opo. Ano po yun na yung pressure siguro na you have to, you grind din talaga, no? Kasi ayoko din na parang, alam yun, kakaroon kayo ng anak pero you missed out the opportunities kasi you were too busy working, no? Parang sayang totoo, din totoo. Eh, memories eh. Tsaka ano, kung mag-advise ko rin sa lahat, wag mapanghinaan ng loob. Kasi alam mo nung ano, 39 na kasi ako ngayon, no? Yung 35 ako, 34 yata tayo. Basta nag-uusap ko ng best friend ko nga na nasa California. Sinabi niya na rin sa akin na, sabi ko, kaya ko pa ba yan? Ang tagal na ako hindi nag-aaral or ano. Okay, pagdating ko dyan, kasabayan ko mga new grads, mga bata, 20 plus. Sabi niya, bro, ano yan? Huwag mo isipin yan. Basta gawin mo na. Pag nagawa mo yan, alam mo, may mga dumarating nga dito, 50 plus pa eh. Sabi niya eh. Pero after ilang taon, natapos yung contract, nakapag-ipon, maayos ang buhay. Kumbaga, hindi yan race, sabi ko nga, di ba? Ano yan eh, yung journey ang mahalaga eh. Sabi mo nga, hindi yan, marathon yan eh. Kumbaga, gawin mo yung dapat mong gawin sa time mo. Kumbaga, hindi mo kailangan magmadali. Kung naisip mo na ngayon, yan ay decision mo, pursue mo lang. No? So, huwag ka mapanghinaan na loob. Huwag mo i-compare lagi sa ibang tao. Di ba? Kasi kung kinumpare ko lang ang kinumpare sa ibang tao, di ba? Sabi ko nga, napanghinaan na ako na loob. Mga kabatch ko, mga classmate ko, sobrang yaman na, nakapag-ipon na, nakapag-travel na sa mundo. Ako, nagsisimula pa lang. Diba? Kung doon ako nag-focus, mapanghinaan ka ng loob talaga. So, gawin mo yung dapat mong gawin for yourself, for your career, for your family. No? Mag-decide ka, gawin mo lang. Hindi yan competition. Wala kang competition sa ibang tao. Ang competition mo lang, sarili mo lang. Lagi yung easy. Exactly. Diba? Okay sir, maraming salamat for your contribution to this channel. Thank you for inviting me, no. Talagang dating ako laging nanonood sa inyo. Laging nanonood sa iyo and nakikita ko yung mga interview mo rin with other nurses. Hindi ko naman akalain talaga na one day pala may interview mo rin ako. May invite mo ako dito, which is sobrang ano yan sa akin. Honor for me. A big honor for me. Thank you sa pag-invite sa akin. And thank you for this opportunity na makapag-share tayo sa mga co-nurses natin. Mm-hmm. Yes, sir. Thank you. And thank you for the time. I appreciate it. Super. Same here. Thank you, Daniel. Yeah. Okay. Okay, sa mga audience natin, please don't forget to support our channel. Yeah, oo naman, di ba? Panoorin okay. Yung mga ano namin, videos namin. Okay, I will link your YouTube channel on the description box down below. Sir Marc, maraming salamat and see you sa States.